sa balita, yan ang aming anata. EZBB Super Radio 594. Lagi naka-alerto, servisyo, totoo. EZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. EZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. EZBB Servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. EZBB Super Radio. Ng umaga kasabay ng magandang araw, hindi magpapaiwas una sa balitaan. Buena manong balita, pagputok ng balita. Buena mano sa Super Radio. Buena manong balita, kasama si Orly Trinidad. Hindi pa huli, hindi pa aawat. Balita ang walang iwanan, paghibay sa isyu ng bayan na hindi matatawaran. Buena manong balita, hindi ka maiiwan. Unang-una ka sa balita. Buena manong balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Mega Manila. Good morning po Metro Manila. Araw ho ngayon ng Wednesday, Miyerkules, 28 tayo sa buwan ng Pebrero taong 2024. Baya naman ang mga balita niyo pong mapapakinggan, mapapanood, radyo na, TV pa. Hanggang alas 6 po ng umaga bago po ang Melo del Prado sa Super Radio. Ako po ang inyong kapuso, Orly Trinidad. Bago tayo dumako sa ating po mga maiinit na mga baya naman ang mga balita, batiin ko lang na magandang umaga muli ang ating mga taga-subaybay. Bukod po sa nakatutok sa telebisyon at nakikinig sa radyo, meron din po tayong mga taga-subaybay sa Facebook Live. Good morning po sa inyo sa pagtutok sa Super Radio DCWB 594 kHz. At ganyan din po sa ating YouTube channel at DCBB 594, mga kapuso. Ganyan din po sa ating pong DCWB Text Connect. Ang inyong mga mensahe, reaksyon, pwede nyo padala ho dyan, 0917-594-5941. At ang ating pong TikTok at ang X account at DCBB, mga kapuso. Narito na po ang ating po mga buena manong mga balita. Muli ako po ang inyong kapuso, Orly Trinidad. Buena manong balita! Posibleng taas presyo sa karneng baboy, ibinabala ng isang grupo ng meat importer at trader dahil sa tinakdang limitasyon sa mga inaangkat na karne ng baboy. Pagbebenta umano ng National Food Authority ng libo-libong tonelada ng bigas sa murang halaga, pinaiimbestigan ho ng Department of Agriculture. Curriculum ng senior high school ipinapaayos na ng Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kakaunting bilang ng mga graduate na nakakakuha po ng trabaho. Pangulong Bongbong Marcos, biyaheng Australia ngayon pong umagang ito. Pamilya ni Jemboy Baltasar dismayado sa anila ay hindi makatulong ang hatol sa mga pulis na sangkot sa pagkamatay ng Binatilio. At pagpapadeport kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr., hiniling na ng Department of Justice sa gobyerno ng Timor-Leste. Buena manong balita! Alas 5.35 na ho ng umaga sa detalye po ng ating mga buena manong mga balita. Posibleng tumaas ang presyo ng karneng baboy dahil sa tinakdang limitasyon ng Department of Agriculture sa mga inaangkat na baboy. Inihiling ng Meat Importers and Traders Association o MITA na ibalik sa dati yung minimum access volume ng mga trader. Bakit parang may sobrang pait tong balitang ito, Anday? No? Kaya talaga,
Yan po'y matapos na pag-utos ng DA ang 40% ng minimum access volume ng meat trader habang 60% sa processors. Ayon sa MITA, kapag kulang ang stock, tiyak natataas ang presyo. At sinusubukan pong kunin naman po ng GMA Integrated News ang panig ng Department of Agriculture ukol po dito sa kanilang kahilingan pong ito. Ito na naman tayo ha. Itataas na naman ng yung access volume, minimum access volume ng pag-i-import. Dadagsa na naman dito, tapos itetenga, tapos makukulangin pa rin tayo ng supply. Kakaposin na naman siyempre, hindi na naman gaganahan yung ating mga local producer dahil tinambakan ng imported. Ang resulta, maghahanap na naman tayo kung saan mahal na naman ang presyo kada kilo. Talaga naman, oo. Pinaiimbestigahan na mga kapuso ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. ang aligasyon na nagbenta ang National Food Authority o NFA ng libo-libong tonelada ng bigas sa ilang mga negosyante sa presyong talo ang pamahalaan. Bumuo ng panel of investigators si Laurel para pangunahan ng investigasyon at sinasabing ibinenta ng ilang NFA officials ang milled rice na naka-imbak sa warehouse nila sa halagang 25 pesos ang kada kilo. Sinabi pa ni Laurel na welcome din sa kanila kung may ibang ahensya ng gobyerno ang nais na mag-imbestiga hanggang sa malantad ang katotohanan. Buena manong balita! Alas 5.37 na ho ng umaga, pinag-iingat ng Bureau of Plant and Industry o Bureau of Plant Industry ang publiko sa pagbili ng sibuyas online. Ayon kay BPI Director Glenn Panganiban, hindi dumaan sa tamang documentation at health inspection ang mga sinasabing pinuslit na sibuyas kaya hindi tiyak ang kalinisan po nito. Buena manong balita! Pasintabi po sa mga kumakain lang po, Andoy. Lalo-lalo na ho yung mga kusansan bumibili. Baka mamaya po hindi huligtas at kung ano po makakita nyo sibuyas pag hiniwa po ninyo. Nakikipag-ugnayan naman ang BPI sa mga law enforcement authorities kaugnay po ng balitang ito, mga kapuso. Samantala, 5:37 na po ng umaga. Buena manong balita! Pinapaayos na ho ni Pangulong Bongbong Marcos ang curriculum ng senior high school para mas mapataas ang chance ang makapagtrabaho ang mga mag-aaral pagka-graduate po ng mga ito. Iniutos ito ng Pangulo sa isang pulong kasama si Education Secretary at Vice President Sara Duterte sa Malacanang po kahapon. Magsasani pwersa po ang TESDA, ang DOLE at ang CHED para tulungan ang DepEd, particular sa technical, vocational education at training, mga kapuso. Sa ulat po ng Philippine Institute for Development Studies noong 2023, lumabas na isa lang sa bawat limang nagtatapos sa senior high school ang nakakakuha po ng trabaho. Buena manong balita! 5:38 ng umaga. Biyaheng Australia po si Pangulong Bongbong Marcos ngayon pong umagang ito. Iyan po'y para humarap at magsalita sa Australian Parliament kasama ang 16 na iba pang mga heads of state. Si Pangulong Marcos ang kauna-una ang Pilipinong presidente na magsasalita diyan po sa Australian Parliament, mga kapuso. Pangunahing tatalakayin ng Pangulo ang strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at ng Australia. Uuwi sa bansa ang Pangulo bukas, Pebrero 29. Pero babalik din siya sa Australia sa March 4 hanggang March 6 para naman dumano sa 50th anniversary ng ASEAN-Australia Dialogue Partnership, mga kapuso. Buena manong balita! Pwede pakisingin niya, usapin sa West Philippine Sea daw. Ba, malaking tulong ha? Kung pwede ha? Malaking bagay ha? Mga magaganda mga barko ng Australia. Samantala, mga kapuso, hinatulang po ng guilty ng Navotas Regional Trial Court Branch 286 sa kasong homicide ang isa sa 6 na pulis na sinasakot sa pagkamatay ni Jemboy Baltasar. Ang 17 anyos na si Jemboy ay nasawi matapos mapagkamalang kriminal ng ilang pulis na Navotas noong Agosto na nakalipas na taon. Sa desisyon ng korte, maharap si Police Staff Sergeant Jerry Maliban sa 4 hanggang 6 na taong pagkakabilanggo. Hinatulan namang makulong ng 4 na buwan dahil sa illegal discharge of firearms sina Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeant Nico Pines Esquilon, Police Corporal Edmar Jade Blanco at Patrolman Benedict Mangada. Samantala, absuelto naman si Police Staff Sergeant Antonio Bugayong Jr. dahil hindi napatunayan ng korte na kasama siya sa nagpaputok ng baril. Ginagalang naman ng PNP ang desisyon ng korte habang ang pamilya po ni Jemboy Baltasar ay dismayado sa naging desisyon ng hukuman. Ayon sa ina ni Jemboy na si Rodelisa Baltasar, ilang buwan na
ilang buwan lang paghihirapan ng mga polis yung ginawa ng mga ito sa nangyari naman sa kanyang anak, mga kapuso. Buena manong balita! Ang DOJ po, mga kapuso, pinaplano ho yatang pag-aralan yung pag-apila sa naging hatol pong ito. Magandang bantayan po yan. Magandang pag-aralan po kung ano po mga magiging development niya. Kasi unang-una, ang inaapila ho minsan ay yung, halimbawa ganito, nahatulan ka ng guilty, ay yung hinatulan. Pero yung nanalo sa kaso, bihira ho yung maapila pa po. Pero maganda hong tingnan din po. Maganda rin po sigurong yan po ay bantayan at bigyan pansin, mga kapuso. Pero ang pinakamahalaga ho dito, ay sana'y matuto na yung mga polis. Sana'y matuto na iwan sa ating mga miyembro ng PNP naman. Matuto tayo sa kanyang rules of engagement na matagal na yung pinaproblema o yan na magdako. Manguhuli, mga aresto. Maya't maya, makikita ho na natin eh, kompleto pat buhay pa yung aresto. Maya, naku, magkalipas na ilang minuto, wala na. At yung ganyang uri po ng operasyon, yung hindi ho sigurado, nagpaputok po ng baril. Iyan po ang pinakamagandang leksyon po sa pangyayari pong ito. At dyan din po, dapat na sigurong bantayan at pairal na ho ng Philippine National Police sa kanilang, sa iba, o hindi naman po lahat, sa ilan sa kanilang mga miyembro. Hiniling naman ng Pilipinas sa gobyerno po ng Timor-Leste ang pagpapadeport kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. para harapin ang mga kasong murder na nakahain po sa korte. Ayon kay Justice Assistant Secretary Mico Clavano, walang extradition treaty ang Pilipinas sa Timor-Leste kaya voluntary lang ang gagawing pagpapadeport kay Teves. Nagbigay naman umano ng katiyakan ng gobyerno po ng Timor-Leste na handa po sila makipagtulungan sa DOJ kapag mayroon ng formal na hiling. Dinek naman ni Clavano na nasa Timor-Leste pa rin si Teves, taliwas sa mga naunang ulat na umalis na ito sa naturang bansa, mga kapuso. Buena manong balita! Patikim pa lamang po yan ang ilan sa mga maiinit na mga benamano mga balita ngayon pong araw ito ng Miyerkules, February 28, 2024. Magbabalik pa ho tayo sa benamano mga balita. 18 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Benamano balita! Sabi ko si Shaina at makikipag-iwalay ako sa kanya. Sasabihin ko sa kanya na ikaw ang mahal ko. Anong ginagawa mo dito, Christy? Ngayong hawak mo? Asawa ng asawa ko. 11:25 p.m. Ngayong Miyerkules. Hello, Nay. Yes. Kilala mo na siguro kung sino ako. Ano ang sa nanay ko? Tandaan mo. Bawat minuto na sasayang. Ang kapalit ito, buhay ng nanay mo. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Ang sabi mo? May komento ka ba sa iba't ibang napapanahong issue? Ang sabi mo? I-comment na yan sa Balitang Hali Facebook page. Nasaan si Chloe? Bakit niyo ba tinatago sa akin si Chloe? Ano ba klaseng opisina to? Lahat ng mga empleyado, mga sinungaling! Katulad ni Bernard, katulad ni Chloe! Love, die, repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV.
15 minuto ho bago mag-ala sa 6 na umaga. Pakinggan na ho natin ang mga report, balita mula po sa ating mga Super Radio reporter. Alamin nga natin muna. Pagsilbihan muna natin ating mga motorista ngayon pong umagang ito ng Miyerkules. Kumusta ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan, lalo na mga nadaanan ni Manny Vargas? Paring Manny, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, paring Orly. At walang problema. Dito sa northbound, sakop na ng lungsod ng Caloocan. Mabilis ang usad ng mga sasakyan. Kami ay hihinto lamang dito sa may bahagi ng Rizal Avenue. Sakop pa rin ng lungsod ng Caloocan. Makalagpas itong 5th Avenue o C3 Road. Ang dahilan ay dahil sa, para mas makakita pa natin, meron kasing proyekto dito. Itong water concessionaire kung saan naman ang nagiging dahilan nito para may bahagyang pagbagal ng mga daloy ng sasakyan o pagbagal ng daloy ng sasakyan patungo ng direksyon ng lungsod ng Maynila. At sa isang linya lamang ang nadaraanan dito sa may bahaging ito ng Rizal Avenue, makalagpas ito, mga 200 metro makalagpas ng 5th Avenue, tulot niya ng paglalatag ng konkreto ng Maynilad para doon sa isinagawa nilang proyekto ng pagkukumpuni at pagkakaayos ng linya ng tubig. So, tsaga-tsaga pa para sa mga kababayan natin dahil bago, nakita natin, tingin natin yun eh, bagong lagay pa lamang yung semento, kung kaya tatagal pa siguro ng isang araw bago tuluyang matanggal itong mga inilagay na harang dito sa bahaging ito ng Rizal Avenue patungo ng direksyon ng lungsod ng Maynila. Pero maliban dyan, wala tayong natanggap na impormasyon mula sa mga nakausap natin kanina na lamang na mga posible pang insidente sa bahaging ito ng Rizal Avenue na maaaring makapekto sa daloy ng traffic. Ingat sa pagmamaneho at iyakin po natin, nakikita ho natin ang mga signages sa kalsada. Baka magulat ho tayo, nasa loob na lang ho tayo ng expressway, di natin alam. Ayo, isa nakamotor pa yun. Oo, isa pa yun. Yung dadaan ka ng Arneta Avenue. Ayun. Yung may mga alerto tayo. Mata sa kalsada. Ayan. Yung entrance ng Skyway. Ayan. Akala nila, daan pa ng kalsada. Yung pala, paakyat na sila. Hindi napansin na, teka, bakit paakyat na ako? Ingat-ingat po sa mga kapuso natin ito. Babanggitin ko lang, itong kahabaan ito ng Rizal Avenue, nabanggit mo yung mga blind spots. Maraming mga kanto dito sa bahaging ito ng Rizal Avenue, Caloocan, na pag ikaw ay hinabubulaga sa mga tumatawid na tricycle at motorsiklo, eh pwede pong mauwi sa disgrasya. Lalo yung iba, medyo adventurous eh. Kanina lang, may tumawid na motorsiklo, hindi inalitana, walang minor-minor, dire-diretso yung takbo ng motor kahit may mga tumatawid sa magkabilang direksyon nitong Avenida o itong Rizal Avenue. Sir, man, sitwasyon ng daloy ng trapiko sa bahaging ito ng Caloocan. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DTWB. Dapat totoo. Buena manong balita! Lalo-talo na sa mga kapuso ho nating nagmomotor na lagi ho nating titingnan at maging maingat po sa pag-overtake. Oh, marami tayong mga kaibigan na yan pa naman ang kanilang alam na napakagaan at napakatipid na maaring maging mean of transportation, mga kapuso, sakya para magtungo sa kanilang mga nais na puntaan. Samantala, mga kapuso, eto nga ho, pag-usapan nga ho natin yan, yung mga kaliwat kanang mga mungkahi ng pagtataas ng minimum wage. Yung ilan po sa ating mga kapuso ho, kasi parang nadadalawang isip na kung, teka, makatotohanan pa ba ito? Hindi na. May mga mula sa 100, naging 150 hanggang 350 pesos na karagdagang daily minimum wage ng mga magagawa sa pribadong sektor. At kahapon, may balita pang baka raw pwedeng gawing 750. So may 1,000 na ang isang araw o arawang sahod na mamagagawa. Isang ekonomista po ang ating minarapat na kausapin po dyan. Dahil sa magiging, posibleng maging epekto po nito, lalo-talo na po sa sektor po ng paggawa sa ating bansa, Ginoong Michael Ricofort, isa po ang ekonomista, ang ating po makakausap. Sir Michael Ricofort, magandang umaga po sa inyo, sir. Si Orly Tinidad po ito sa DCWB Radio na TV pa. Magandang umaga po, Cardi, at tasangit sa mga taga-dubaybay po. Okay, wala namang problema siguro kung pag-uusapan eh patungkol lang sa dagdag sahod, lalo-lalo na ho, merong mga nagsasabi naman na talagang mahal ho, tumataas ang mga presyo ng bilihin. Pero yung naririnig ho nating figure, sa inyong tingin, Sir Michael, makatotohanan pa po ba ito? Kasi po, medyo ano yun eh, yung pagdating po kasi sa, yung pag-set po ng mga wages, ang usual po na venue po niyan, yung sa regional wage boards, no? Kaya, kasi doon po, may iba pong sector represented po doon, no? Sa hanay ng mga labor, sa hanay din po ng mga employer,
Well, magkakaroon po ng discussion po doon na para mag-meet na in between, no? Siyempre, ngayon po kasi ang pagdating po sa wages, ito po, okay, legislated, kung magiging legislated po yan, no? Kung ba isa sa batas po ng mga lawmakers natin, ano po yan? Kumbaga, talagang i-re-require po ng batas. Ganun po yung mangyayari, no? Although meron naman po ng ano din yan, accessory naman po na papakinggan po lahat ng sektor, may mga konsultasyon, may mga hearing, pero ang ano po kasi niyan, ang pinaka-iniingatan po, ano po ba yung reality? Naging track record na nagiging successful. Uh-huh. Yung karamihan po, yung dumadaan po sa wage board, katunayan po, nung, kasi dalawang taon pa naman po yung nagkaroon po talaga ng inflation na pagtaas po ng presyo ng mga bilihin. Bunsod po yan ng kasi sa 10-year anniversary lang po ng Russia-Ukraine war, February 24, 2022. So, ang naging bunga po nung nag-gera po between Russia and Ukraine, bigla pong tumaas yung presyo ng mga yung langis, iba pong commodity. So, ibig niya sabihin, Sir Michael, kung National Wage Board ito, mas mapagtunuhan ng pansin, lalo-lalo na kung ano yung nararapat na sweldo sa isang lugar. Hindi naman kasi lahat, pare-pareho ang pangangailangan ng pasweldo, yung kanilang standard of living. Pero pag ito dinaan sa legislated, wala, pare-pareho, tabla-tabla ho ito, wala hong ganong pagtukoy o pag-alam. Ganun po ba, Sir Michael? Ayun, ganun po yung, opo, tama po yun. Currently kasi, conforme rin po sa lugar, rehiyon na depende sa condition po ng kalagayan po ng ekonomiya ng kada rehiyon kung una yung kakayanan po. Oh, kaya lang hindi ko lang alam bakit hindi ko lang mawari bakit ang impression ni pag dinadaan sa wage board diyan mas pabor daw sila sa mga employer. Tama ba yung ganung pananaw sa tingin niyo Sir Michael kaysa sa mga empleyado? Well, kasi naman kumbaga at isang importante po doon may venue ang nag-uusap po yung iba-ibang sektor, multi-sectoral, tapos nagkakasundo po sila, no? Tsaka naka-conforme rin po dun sa kung kakayanin po sa particular na lugar. Kasi yun po yung importante, kakayanin po ba? Tsaka, that's very important, no? Napakinggan yung side ng yung parehong lalo na parehong yung dalawang side po yun no? Mm-hmm. Yung isa side ng employer, side ng mga negosyo, employer. Mm-hmm. At magkakasundo eventually in between. Yan po yung proseso na importante kasi marami naman po yung rehiyon sa bansa. So ibig sabihin, sa tingin man na hindi na pagbibigyan, pwede naman silang sa tingin rin hindi sasapat, pwede silang laging humiling ng dagdag every year at least tuloy-tuloy ang proseso hanggang sa makamit yung gusto nilang akma na sweldo sa isang rehiyon. At least yung past 2 years, okay. ayun po kasi yung relevant. Nag-arrange po yung mga naset po na yung mga minimum wage increase. Mm-hmm. In response po doon sa, halos hawig po doon sa headline inflation, yung average sa pagtaas po ng presyo ng bilhin na between 6% to 7%. Okay. Yun po yung na-implement po ng kasi yung wage board, iba-iba naman po yan sa iba-ibang region. Tama po yun. Sir Michael, epekto nito na maaaring magresulta raw sa pagkakaubos o pag-alis ng ilang mga pagsasara ng mga negosyo? Ayun po kasi yung pagdating po kasi globalized na po yung ekonomiya natin. Alam na pagdating din sa, iba-iba pong aspeto. Ito po, from the point of view of foreign investors, kasi nagtitingin din po sila yung certainty, yun po yung importante, no? Mm-hmm. Yung pag nag-ooperate po sila, kailangan po nila ng certainty. Tsaka, ngayon po, very competitive na po yung buong mundo. Kumbaga, hindi lang naman,
yung mga foreign investor, mga mamumuhunan, nalilili po yan. Alibaw, iba-ibang bansa po sa rehiyon. Alibaw, ngayon, kung may malaking foreign investment, alibaw, galing po sa developed countries, like, alibaw, sa US, sa Japan, sa Europe. Okay. Kasi kaya nga po sila namumuhunan para kumita. Opo. So, kailangan nila, ang motivasyon nila, kailangan, isa po sa major cost ng production po nila, yung ano po, yung labor, no? Yung wages. Okay. Tapos sa lot, kasabay na po din. Siyempre, yung mga gastusin and other expenses. Oh. Okay. Okay. Rintanong na lang, Sir Michael, kung kayo ang titingin at susuri, ito, sa kaliwat ka ng mga suggestion ng wage, hindi ko na tatanungin kung ano ba dapat na formula ang pwede nating pagbasihan dito, pero ano ba sa tingin nyo, makatwiran, yung decision na approban sa Senado na 100 o yung nasa 150 or 350 or even 750 na pinag-uusapan sa Kamara. Ano sa tingin nyo na medyo, bilang ekonomista, na medyo katanggap-tanggap? Kasi po, yung so far, yung track record po, kahit hindi lang naman po sa bansa natin, pati po sa ibang bansa, no? Yung mga karating bansa po natin. Yung mga kasi tayo rin po yung pipilihan ng foreign investor, ASEAN, lalo na. Mm-hmm. Pilipinas, siyempre, mas mababa po yung cost of production, lalo na yung labor sa mga the likes of Cambodia, Myanmar, Laos, Vietnam. Kaya nga po, ano, yung karamihan ng mga factory sa buong mundo, or gano'n, China, yung mga foreign investor, kahit makikita natin yan sa mga binibili ng mga tao sa buong mundo. Okay. Makikita natin, marami na made in Vietnam, made in China. Kasi po, kung pababaan lang ng labor, medyo nalalamang na po sila. Yun po yung unang perspective. Pangalawa pong perspective din, kailangan may set kasi ang punto po nun, yung certainty ng yung cost of production nila. Kailangan may, yung hindi basta-basta nagbabago yung rules in the middle of the game. So, Sir Michael, okay lang yung 100 o below 100? Siguro po yung naging track record, yung nakasanayan na rin po ng mga local and foreign investor, ang kumpudo sa inflation, yung pagtaas ng presyo ng bilisyon. Parang yung past 2 years between, yung inflation po last year, pati yung past 2 years, 6-7%, ayun po yung parang naging sa kanila, yung kumbaga yung naging basis nila. Yung patas po sa lahat eh. Kasi ang iniiwasan din po, ka-Orly, baka magkaroon ng hindi po talaga sa amount eh. Mas yung halimbawa, ito po kasi, yung doon sa ano po ba talaga yung katanggap-tanggap po lahat ng sector. Tapos, kasi po, baka magkaroon po ng chain reaction, magtaas po lahat ng presyo ng bilirin. Ayun po yung iniiwasan natin. Okay. Sir Michael, may marami pa ako gustong itanong po eh, pero siguro gawa tayo ng part 2 tungkol po dyan. Lalo-lalo na po sa mga dapat na isipin ni consider at yung kung ano yung talaga naman dapat na katanggap sa atin po yung mga magagawa at employer. Sir Michael, maraming salamat sa pinigay ng pagkakataon, sir. So ulitin po, thank you po. Opo, maraming salamat din po, Carly. Okay. Thank you po mga kasagawa. Thank you po sa inyo. Isang ekonomista si Sir Michael Ricafort. Ang inyo pong napakinggan, mga kapuso. Papaalam na ho tayo. Thank you po sa inyo lahat, mga kapuso. Susunod na ho pala tuntunan ng Melo del Prado sa Super Radio. With paring Melo del Prado, ako po si Orly Tindidad na kambukas sa Benamanong mga balita muli. Maraming salamat, magandang umaga. Radyo na, TV pa, courtesy na, disiplina pa. Isang minuto bago mag-alas 6. Buena mano. Super Radio Stations Nationwide. Sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.
Sisingaw na ang panibagong lihim ng nakaraan. Babaligtad ang mundo ni na Calvin at Elias. Salamat kay Alma. Paano yun nalaman ng pangalan na Elias, sir? Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Ngayong kasama ka na sa negosyo, wala nang tumutol sa kanila. Betrayal is bound to happen when everyone has a price. Sa lugar namin, kami ang gumagawa ng batas. Overheard 3, Wednesday, 8 p.m. on GFlix, on GTV. Chloe, stop! Huwag mo masusumbuhay, Angela, please. Papakamatay ako. Bakit may nahal ka ng asawa ko? Ikaw ang babae ni Bernard. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Kausapin ko si Shaina at makikipag-iwalay ako sa kanya. Sasabihin ko sa kanya na ikaw ang mahal ko. Anong ginagawa mo dito? Christy, ngayong hawak mo. Asawa ng asawa ko. 11:25 p.m. You're watching Double B TV on GTV. Look at the clock. Good morning! Abay, 2 minuto na po ang nalagas. Mula pa kanina ang 6:00 ng umaga, mga kapuso. Ha? Good morning! Magandang umaga po sa inyo, Luzon, Visayas, at Mindanao. Magandang umaga, Metro Manila. Mga balitang gising, buhay na buhay. Narito na po ang mga bagong balita. Bagong balita. 3 minuto na po makalipas ang 6:00 ng umaga. Super Radio. Subic Club. Ang sunog sa magkakahiwalay na lugar sa bansa kahapon sa Barangay San Isidro, Parañaque City, nasa 106 na po na bahay ang nasunog kagabi at 320 na pamilya ang naapektuhan. Sa Luzon Avenue, Barangay Culiat, Quezon City, nasa 100 pamilya ang apektado ng sunog at 2 nasaktan. Sa Barangay Tatalon sa Quezon City naman, nasa 40 bahay ang nasunog. Sa Balutondo, Maynila, 10 bahay ang nasunog kahapon ng umaga. Sa Barangay Tinago, Cebu City, 4 ang patay. Habang 8 ang sugatan matapos masunog ang 13 bahay kahapon ng madaling araw. Sa Roja City, Capiz, 2 senior citizen ang patay matapos masunog ang kani-kanilang bahay. Sa San Carlos City, Negros Occidental, patay din ang isang lalaki matapos maipit sa nasusunog nilang bahay. Oras natin, 4 minuto na po makalipas ang 6:00 ng umaga. Bagong halaga ng pinsala sa agrikultura dulot ng El Nino phenomenon pumalo na sa mahigit sa 100 o sa 810 milyong piso. Ayon sa National Disaster Reduction and Management Council, pinakamalawak na napinsala ay ang Western Visayas na umabot na sa mahigit sa 487 milyon pesos at sinundan ito ng Mibaropa na mahigit sa 319 milyon pesos. Calabarzon at Zamboanga Region umabot naman sa 13,326 na mga magsasakat mangingisda ang apektado. Oras natin, 5 minuto na po makalipas ang 6:00 ng umaga. Bagong balita. Presyo ng karning baboy posibleng tumaas dahil sa itinakdang limitasyon ng Department of Agriculture sa mga inangkat na baboy. Itinakda ng kagawaran sa 40% ang minimum access volume o dami ng inaangkat na baboy ng meat traders
habang 60% naman sa mga meat processors. Inilaing ni Jess Cham, President Emeritus ng Meat Importers and Traders Association sa DA na ibalik sa dati ang minimum access volume ng mga trader. Sinabi naman ng samahang industriya ng agrikultura o SINAG na walang dahilan para tumaas ang presyo ng karning baboy dahil sobra-sobra pa ang inaangkat ngayon. Anim na minuto na po makalipas ang ika-anim ng umaga. Bagong-bagong-bagong. Alegasyon na nagbenta ang National Food Authority ng libu-libong tonelada ng bigas sa ilang negosyante sa presyong talo ang pamahalaan. Pinaimbisigahan na ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Nagbenta umano ang ilang NFA officials ng milled rice na nakaimbak sa bodega nila sa halagang 25 pesos ang kada kilo. Ayon sa Kalihim, bubuna sila ng panel of investigators para pangunahan ang investigasyon at welcome din kung may iba pang ahensya na nais mag-imbestiga hanggang sa malantad ang katotohanan. 6:30 makalipas ang alas 6 ng umaga. Naantala ang conditional cash transfer o cash grant ng DSWD sa ilang benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps posibleng maibigay na ngayong araw. Ayon kay Assistant Secretary Romel Lopez, tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development, halos 50,000 na benepisyaryo ng 4Ps ang naapektuhan ng pagkaantala ng Period 5 payout. Kabilang anya bang ito sa mahigit sa 700,000 na benepisyaryo na natukoy ng DSWD na hindi pa dapat magtapos o alisin sa programa dahil hindi pa maituturing na malaya sa kahirapan. 7 minuto na po makalipas ang ika-anim ng umaga. Mahigit sa 200,000 nakatatanda makikinabang sa 10,000 pesos cash gift sa ilalim ng nais sa batas na Expanded Centenarians Act. Ayon kay Commissioner Rainer Cruz ng National Commission on Senior Citizens, posibleng sa loob ng isang buwan ay matapos ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng batas. Sa susunod na taon pa ba sisimulan ang bigayan ng cash gift pero kasama sa mga bibigyan ng mga senior citizen na tumungtong sa edad 80, 85, 90 at 95 ngayong taon. Nilinaw ni Cruz na hindi ito retroactive. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay 96 years old na ngayong taon, hindi nangangulugan na ibibigay sa iyo ang tig 10,000 pesos para sa mga dinaan ng edad na 80, 85, 90 at 95. 7 minuto na po makalipas ang ika-anim ng umaga. Curriculum ng Senior High School pinaayos ni Pangulong Bongbong Marcos para mapataas ang tsansa na makapagtrabaho ang mga Senior High School graduate. Magsasanib puwersa ang Technical Education and Skills Development Authority, Department of Labor and Employment at Commission on Higher Education para tulungan ang Department of Education particular sa Technical Vocational Education and Training o TVET. Sa ulat ng Philippine Institute for Development Studies, noong nakalipas sa taon, lumabas na isa lang sa bawat 5 nagtatapos ng senior high school ang nakakakuha ng trabaho. 8 minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Kamara, sisikapin at tapusin sa susunod na linggo ang deliberasyon sa Resolution of Both Houses No. 7 na layong amyandahan ang ilang economic provisions sa saligang batas. Balak itong maisalang sa 2 pagbasa mula March 11 hanggang March 13 at sa 3 pagbasa bago ang Holy Week break sa March 23. Para maibiyendahan ang konstitusyon, inirekomenda ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Asguna, isa sa mga buwalangkas sa 1987 Constitution na singitan ang mga babaguhing provisyon ng katagang unless otherwise provided by law. Pero nagbabala si dating Supreme Court Chief Justice Renato Pudo na bukas sa panibagong constitutional challenge ang katagang ito. 9 minuto na po makalipas ang ika-anim ng umaga. Bagong-bagong-balita. Mga barko ng Pilipinas nakararanas ng pangjajam at interference tuwing may misyon sa Ayungin Shoal. Pero ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, hindi ito nakaapekto sa paghahatid ng supply ng AFP Western Command at Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre. Hindi pinangalanan ng Philippine Navy kung sino ang nasa likod nito. Superado. Alas 6, i-jess na po ng umaga. Bagong-bagong-bagong. Isa sa 6 na pulis na nabotas na akusado sa pagpatay sa binatilyong si Jimbol o Jemboy Baltasar noong August 2023. Hinatulang guilty na Navota City Regional Trial Court Branch 286 sa kasong homicide. Maharap si Police Staff Sergeant Jerry Maliban sa 4 hanggang 6 na taong pagkakakulong.
At pinagbabayad din siya ng danyo sa pamilya ni Baltazar. Guilty naman sa illegal discharge of firearms at maharap sa 4 na buwang pagkakakulong sina Police Executive Master Sergeant Roberto Balaes Jr., Police Staff Sergeant Nico Pines Iskilon, Police Corporal Edmard Jade Blanco at Patrolman Benedict Mangada. Absuelto naman si Police Staff Sergeant Antonio Bugayong Jr. dahil hindi napatunayan na kasama siya sa nagpaputok ng baril. 10 minuto na po makalipas ang ika-6 ng umaga. Ika-27 ng Pebrero, dineklara ng GMA Network Day sa buong New York State. Ayon kay Joseph Jerome Francia, First Vice President ng GMA International, ito'y pagkilala sa serbisyo ng GMA Network sa mga Pilipino, mga komunidad sa Amerika at sa buong mundo. Nagpasalamat si Francia sa pagkilalang ito dahil dito ay mas pagbubutihin pa niya nila ang serbisyong totoo. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado, panalo! May sunog, mga kapuso! May sunog! Standby si Bam Alegre! Bagong balita yan! Standby si Bam Alegre dyan sa Paranaque. Mark Makalalad, standby din sa ating Double B Bantay Baboy. Alangato, standby! Naku, ipapasyal tayo ni Alangato doon sa kanyang ipinapagawa. Oo, nagpapagawa siya. Isang big ticket project sa Metro Manila. Kada umaga po. Titingnan natin ano na nangyari dyan. Mari Vargas, standby. Tuesday nyo ni Parabelo at Isa Bentanyo Mali. 12 minuto na po makalipas ang ika-6 ng umaga. Radyo na TV pa. Belo pa! Melo del Prado sa Super Radio DCW. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, iyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ang aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso! Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, Orly Trinidad, Melo del Prado, Joel Reyes Zobel, at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZWB at WBTV. Ang sabi mo? May komento ka ba sa iba't ibang napapanahong issue? Ang sabi mo? I-comment na yan sa Balitang Hali Facebook page. This Wednesday, February 28, be part of the excitement live at the Philoil Eco Oil Center. See you at the venue and watch the finals beginning March 16 on GTV. This is your NCAA Season 99 Juniors Basketball. Chloe, stop! Huwag mo susumukay, Angela, please. Papakamatay ako. Bakit may nahal ka ng asawa ko? Ikaw ang babae ni Bernard. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Ngayong kasama ka na sa negosyo, wala nang tumutol sa kanila. Betrayal is bound to happen when everyone has a price. Sa lugar namin, kami ang gumagawa ng batas. Overheard 3, Wednesday, 8 p.m. on GFlix, on GTV.
sa Super Radyo AZBB. Tubig! Ano ba yan? Ang init ng panahon. Tapos may sunog pa. O maya-maya magre-report si Bam Alegre. At pagkatapos, kakausapin natin ang mga tag-Bureau of Fire Protection, mga kapuso. Sapagkat sunod-sunod na ito, sunog na ito. Pinakahuling sunog po na nangyari, alam nyo po, ay kagabi. 320 pamilya po ang apektado dyan sa Barangay San Isidro sa Parañaque City. O, mayroon pa doon sa Luzon Avenue, sa Barangay Culiat sa Quezon City. 100 pamilya naman ang nadali doon, naapektuhan. At dalawa po ang nasaktan. Sa Barangay Tatalon sa Quezon City naman, nasa 40 bahay po ang nasunog. Sa Balutondo, Manila, 10 bahay po ang nasunog kahapon ng umaga. Sunod-sunod, ha? O, meron pa. Barangay Tinago, Cebu City, 4 ang patay habang 8 sugatan. Matapos masunog ang 13 bahay kahapon na madaling araw. Sa Roja City, Capiz, 2 senior citizen ang patay. Matapos masunog ang kanilang bahay. Sa San Carlos City, Negros Occidental, patay din ang isang lalaki matapos maipit sa nasusunog din ang bahay. At hindi pa po nagtatagal, mga kapuso, baka ngayon pa nga may nagliliyab pa ron sa Benguet. Diba? Yung forest fire. Kahapon, nabasa ko, nadaanan ng mata ko, Andoy. Ay, yano, ay, igi. Ano ba yan? Mga taga-Quezon nga ni, sa Mulanay. Kumusta kayo dyan? Good morning! Aba, may forest fire din daw doon. Diyos ko naman, good morning! Melo del Prado, saglit lang po. Sa Super Radio, DZ. Atin po ang binabati ang mga senior citizen. Nga pala po, ngayon po ay merong... May importanteng araw po ito para doon sa mga tatanggap po ng 4-piece o Pantawid Pamilya Pilipino Program. Posibleng maibigay na po ngayong araw ang naantalang conditional cash transfer grant o cash grant ng DSWD sa 4-piece. Mga 50,000 na mga beneficiary po ang maapektuhan po ng naapektuhan ang pagkakaantala ng period 5 payout. Sa mga centenaria naman, sa mga senior citizen, mga kapuso, mahigit sa 200,000 ang mga nakatatanda makikinabang sa 10,000 peso cash gift sa ilalim ng naisa batas na expanded centenarians. At kaya lang, mga kapuso, meron pong sinasabi ang ating Office of the Senior Citizen. O yun, Commission on Senior Citizens. Di na po ito retro sa mga nalagpasan na ng edad 80. Liba, 81 ka na. O kaya naman ay 85, 86 ka na. O 90, 91 ka na. O, at saka 95, 96 ka na. Hindi daw retro. Super hindi Radio. Daw pwedeng ibilang, Prado, mga kapuso. Yung pong, tatanggapin ninyong 10,000 pesos, SOSES. Ito po, napakalaking bagay po to sa mga senior natin. At dahil makatulong na rin po to sa pambili ng gamot at saka sa mga pangangailangan po ng ating mga senior. Ayun pala si Sir. Tapagpaliwanag eh. Yung naging 81, 86, 91, at 95, ngayong taon na to, excluded po sila. Yung specific po yan, yung lang pong 80, 85, 90, 95, ang bibigyan. Okay, lalo po yung naging 100, hindi niya po makuha yung 40,000. So, hindi po, pag nagawa yung IRR niyan, effective na po yung batas. But yung coverage... Yung coverage po, po yung coverage. Yung year na to, 2024. Alright. Pero ang bigayan... Next year. Next year. Pero may utang po yung, yung gobyerno. Nga po. Super! Alista na kayo, register na. Melo del Prado, okay. Sa Super Radio DZBB. Putahan na natin itong sunog na ito. 300 bahay na sunog sa Parañaque. Mga kapuso, nakatutok doon si Bam Alegre ng GMA Integrated News. Bam, kumusta dyan, Bam? Super Radio. Good morning. Napula na itong sunog na sumiklab dito sa residential area sa Barangay San Isidro sa Parañaque. Ito'y nagsimula pasado alas 7 kagabi. At mula unang alarma, ito'y umabot ng ika-4 na alarma. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sinapayan 300 pamilya ang apektuhan dito. At humigit kumulang 800,000 pesos. Yung estimated damages, ito ay malapit sa gilid ng Manila Memorial Park. Naging hamon din yung access dito dahil sa merong creek at masisikip din yung mga lansangan, pati yung water supply. Kaya nagbutas na rin ng pader yung mga bumbero kagabi. At yung iba naman ay sa creek na rin dumaan para lang maapula itong sunog. Sa mga oras ito ay kontrolado na at naapula na rin. Under control siya ng 2 a.m., past 2 a.m. and past 3 a.m. siya tiniklar ang fire out ng Bureau of Fire Protection. Pero magpapatuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng apoy at sabot niyan pa at wala na italang nasawi. Although mayroong isang minor injury, isang male resident na nagkaroon ng head injury. Pero agad naman nabigyan
ng pangunang Lunas. Ito ang latest sa sitwasyon dito sa Parañaque, Bamalagre, para sa GMA Integrated News. Balik sa'yo, Kuya Melo. Super Radyo! Melo del Prado sa Super Radyo DZ. Salamat, Bamalagre. Mga kapuso, tayo po ay makipag-ugnayan ngayon sa oras po natin, alas 6.21 na, kay Fire Superintendent Analia Chensa, ang spokesperson ng Bureau of Fire Protection. Superintendent Chensa, magandang umaga po. Hello. Magandang umaga po, sir, at sa lahat po ng tagapakinig natin ngayong umaga. Opo, opo. Lubo na tayo sa kare-report lang ni Bam Alegre. Opo. Sabi po ay inaalam pa kung ano po ang dahilan po ng pagsikla po ng sunog. Pero na po ba kayong ano, information o resulta ng investigation ngayon, Superintendent? As of this moment po, under investigation pa rin po, sir. Mm-hmm. So, wala pa po. So, tama po ba? Wala naman pong ano, wala pong mga masyadong nasaktan po, Superintendent. So far, sir, wala pa po tayong reported na injuries as of this moment. Nako, Superintendent, dumadami po ito. Kanina sa umpisa ng ating programa, para ako naglita niya na napakarami, napakahaba nitong nilita niya kung na insidente ng mga sunog na ito. Wala pa tayo sa Fire Prevention Month, eh. Ba't ganito po kadami na ito? Meron sa Parañaque, sa Culiat, sa Quezon City, dalawa yon, sa Tondo, sa Cebu, Rojas, San Carlos City, meron pang forest fire doon sa Benguet, meron pa sa Mulanay, Quezon. Eh ba't ho ba ganito? At nagsiklaban na ng gusto, ang dami-dami ng mga lugar na nasusunog, Superintendent. Tama po, sir. Ito nga po ang ating minomonitor as of this moment. At patuloy po tayo sa ating pagpapalawak ng kaalaman ng ating mga kababayan. Masasabi din pa rin po natin kasi na may sabihin din po nating yung kakulangan nga po ng fire safety awareness ng ating mga kababayan. Kung saan ay nagkakaroon pa rin po ng kapabayaan on ourselves. Pagdating po sa pag-observe ng fire safety. Ayun, kapabayaan. May iwasan ba sunog, Superintendent? Very much, sir. Sa atin po na mga napag-aralan ay ang fire prevention po ang pangunahin nating pinopromote rather than suppression. So ito po yung lalong-lalo na sa ngayon, yung majority ng mga insidente natin ay nasa mga residential kung saan po yung ating mga programa ay naka-anchor din po dito sa pagpapa-increase ng awareness ng ating mga community. Opo. Eh, sunog naman po, hindi naman basta nagsisiklab ang sunog po eh. Walang tinatawag tayong ignition, fuel, at saka oxygen. Yung tatlong na yan, pag may kulang doon, hindi magkakaroon na po eh. Tama ba yun, Superintendent? At some point, tama po. Pero meron din po mga pagkakataon, gagaya po ng mga forest fires or grass fires, ito po dahil sa sobrang init at ang mga kalat na ay mga basura na sobrang tuyo na, nagkakaroon din po ito ng ignition. Opo. Yung mga forest fire na yon, kaya ba nating iwasan po yon? O mahirap iwasan yon? Sa pagkakataon pong ito, siyempre po dahil nasa forest po yan, hindi po natin ganun ka masyadong matutukan. Opo. Bagamat hinihikayat po natin ang ating mga local government units, lalong-lalo na yung mga barangay officials na nakakasakop sa mga lugar na to, na bigyan din po ng pansin ang pag-maintain ng kalinisan po sa ating paligid. Opo, ang kayang-kaya nating talagang labanan ay yung dito sa mga bahay, ano po, yung pagsiklab ng sunog sa mga bahay. Opo, ilan na po ba ang sunog na natatala sa ngayon habang pagtungtong nitong Enero na ito? Di pa tayo nakakapunta doon sa Marso na Fire Prevention Month, Superintendent? Kaya nga po, nakakalungkot pong ibalita na mahigit 25% po ang itinaas natin simula nung nakaraang taon. That January 1 to February 27, nagkaroon na po tayo ng 2,796. Wow. Ngayong taon, kumpara po nung nakaraan, ay 2,224. So ito po yung ating nakikitang pagtaas ng 25%. Opo. At majority nga po dito ay residential. Opo. Ang Bureau of Fire Protection po ba, meron mga sapat na gamit para tugunan lang po itong mga sumisiklab na sunog na ito, Superintendent? Pagdating po sa sapat na gamit, tayo po ay aminado na may kakulangan. Gawa nga po nitong BFP modernization natin na nakalatag na po simula ngayong taon hanggang sa 10th year. So, yun po ang priority ngayon na malagyan ang around 190 na mga bayan na wala pa pong fire truck at fire station. Huh? However, dito po sa
sa National Capital Region, masasabi naman po natin na sapat ang ating mga equipment at siyempre ina-acknowledge natin yung presence ng ating mga fire volunteers. Ang dami pa pala na walang mga bayan na wala kahit isang truck ng bombero na po. Yes po, ganun din po ang pagdagdag ng fire truck ay ganun na rin po ang pagdagdag ng ating mga personnel, yung recruitment po natin. Opo, sige po at good luck po sa inyo at matinding laban ito. Laban kontra sa sunog, Superintendent, lalo ngayon patindi ang init. Magandang umaga po sa inyo at salamat po sa panahon. Good morning po. Good morning po, ingat po tayong lahat. Si Fire Superintendent Analia Chensa, spokesperson ng Bureau of Fire Protection. Yun naman oh. Mga kapuso, ang ating pong text connect, 0917-594-5941. Ayun, ang ating Twitter naman o X at DCBB na mamalit na letra, ang ating TikTok naman at DCBB na mamalit na letra, ang ating FB naman ay Super Radio DCBB 594 kHz. Maya-maya, tayo'y pupunta na sa palengke, tayo'y pupunta pa dyan sa isang pinagagawa ni Alang Gatos. Kailan kaya matatapos yan? 40% pa lang daw. Aba, ang completion, accomplishment, dyan ha? Kaya itong pinagagawa niya ito, makakatulong ba sa bayan ito? Ha? Makakatulong ba? Alas 6.27 na po ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa! Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Iwas sunog. Ilang paalala kung paano makaiiwas at magiging ligtas ang ating mga tahanan laban sa sunog. Huwag mag-impact ng flammable liquid tulad ng gaas at alcohol sa bahay. Ilayo sa mga bata ang mga posporo at lighter. Ilagay ang nakasinding kandila sa palangganang may tubig. Ipaayos ang sirang appliances. Huwag mag-overload ng outlet at huwag gumamit ng sirang cord. Ilayo ang flammable liquid at iba pang combustible material sa kalan. Bunutin sa saksakan ng appliances kung hindi naman ginagamit. Siguruhing walang leak o tagas ang tangke ng inyong LPG. Iwas sunog tips. Ilang paalala mula sa Bureau of Fire Protection. Dito nyo mahanap ang mga ulat ng malawak na kinalap mula sa bawat rehiyon ng Pilipinas. Dito ninyo malalaman ang mahahalagang impormasyon na kakailanganin ninyo para sa buong araw. Dito, tiyak nyong maasahan ang pagbabalitang pinagkakatiwalaan. Buong pwersa namin ihahatid ang mga balitang komprehensibo at tapat. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ito ang GMA Regional TV News, dahil local news matters. Nasaan si Chloe? Bakit niyo ba tinatago sa akin si Chloe? Ano ba klaseng opisina to? Lahat ng mga empleyado, mga sinungaling! Katulad ni Bernard, katulad ni Chloe! Love, die, repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Kausapin ko si Shaina at makikipag-iwalay ako sa kanya. Sasabihin ko sa kanya na ikaw ang mahal ko. Anong ginagawa mo dito? Christy, ngayong hawak mo. Asawa ng asawa ko, 11:25 p.m. You're watching Double B TV on GTV.
Imedya na po na kumaga! Wow! Si Melo Dutado? Panalo! Ba't gano'n naman, ay tataas daw ang presyo ng baboy. Sabagay, mga kapuso, ngayon po ay panahon na ng Kwaresma o Lenten season na po. Pagmamahal na araw na rin naman, mababawasan ang konsumo natin sa baboy sapagkat sa mga Katoliko, yan ay dapat ino-observe yan. Diba? Fasting, saka abstinence, saka kung ano nung klase pa ng pagsasakripisyo sa panahong importante para sa mga Katoliko. Alas sa 8:31 na po, pero doon sa palengke, meron daw pong merong mga ugong-ugong na kasi na tataas ang presyo ng baboy. Ba naman? Super Radio! Bakit naman? Ito na po. Si Mark Bacalala, yung mga nagtitinda ng kanin baboy sa Agora Market sa San Juan, dumadaig sa matumalabentahan. Mark Bacalala, Mark, good morning! Super Radio! Paano ba sa'yo, Kuyang Melo, sa mga kapuso natin? Yung bulong-bulungan na yan, nakataas ang presuhan. Bulong-bulungan at saka pulong-pulungan sa kaunlaran. Ayan, sang tunay. Ayan din yung pinagtatakhan ng mga nagtitinda dito ng karne ng baboy sa Agora Market sa lungsod ng San Juan. Pero kanilang binabanggit sa atin, hindi naman daw malabo na mangyari yan dahil kada linggo daw halos 5 piso ang itinataas sa presyuhan sa kada kilo ng karneng baboy. Dito, ang presyuhan ngayon, 330 ang kasim, hanggang 340 ang kasim. Kapag liyempo, 380, may pinakamahal hanggang 390 pesos ang kada kilo. Ang paliwanag nila sa atin, hindi daw nila malaman kung bakit na nagtataas ang kanilang mga supplier dahil sila naman ay nagpapatong lamang din ng presyo kapag mahal ang bagsak sa kanila. Ang hinihinala naman nila, baka may posibleng connection ito doon sa mababang konsumo sa karne ng baboy ngayon. Lalo po yung melon, nababanggit mo, malapit na yung mahal na araw. Tapos ang daming supply ngayon ng isda. Baka raw mamaya, nag-iba yung panlasa, nag-shift muna sa isda yung binibili. Hindi, mas mahal din ang isda. Ngayon? Ngayon ko yung melon, maraming supply. Kanina nga, may report ako yung tamban. Dati, di ba, naalala mo, no, nag-report ako sa'yo, wala kang makita ang tamban eh. Ngayon, tambak. Ngayon, tambak. Tambak ang tamban. Tambak ang tamban, no? At 100 pesos ang per kilo niyan. So, ngayon, inaasahan nila na kapag palapit lalo yung mahal na araw, baka yung sinasabi ng grupo na yan, ito, no, na nagpapala. Itong grupo na ito. Pakilala natin ang grupo na ito. Meat Importers and Traders Association. Ang nagsalita kahapon ay ang kanilang President Emeritus. Retired President. Retired na pero hindi pa tired, Mr. Jess Jam. Kuya Melo, ang nababanggit daw yung limitasyon na itinakda ng DA pagdating sa importasyon. 40% daw ang minimum access volume na lang para doon sa mga meat traders. Sa mga meat processors, merong ano yan Mark? Merong tunggalian, merong yan, tapatan. Yung mga meat processors at saka yung meat traders. Yan. Ang sabi nga, baka nga daw may mga grupo na nagtatakda ng presyuhan. Yun, 60, kaya baka ganyan. 60% daw ang inaallow doon sa mga meat processors. Yung mga gumagawa ng mga processed meat, halimbawa yung mga nakadilata, yung mga bacon, mga ganun. Yun. Ayan. Tama ka dyan, Kuyang Melo. Pero sa bahagi ng sinag, ganda lang sinasabi na wala naman dahilan para magtaas pa ang presyuhan ng baboy dahil sobra-sobra naman ang supply nito sa ngayon. Oo nga. Pakinggan natin yung tinig ng isa sa aking mga nakapanayam. Mahirap kayo kasi biglang taas ang baboy. Nakaraan every week tumataas ang 5 pesos ng 5 pesos. Mabuti nga ngayon nag-stop. Sa bentahan naman, talagang nasa 320, 330 ang baboy namin. Mostly 330. Maalis pa yung mga tao. Ang hirap kasi may mga frozen din na nagbibigay din ng mababa. Hindi naman namin kaya magbigay ng mataas ang fresh namin. Kasim yun, pero kapag liyempo, mabot ng 380? Ang liyempo, nagbibigay ng 380, 390. Yan ang tinig ng ating nakapanayam. Sa ngayon, Kuya Melo, matumala. Dati raw, kaya makaubos ng hanggang 2 katay ng karneng baboy. Pero ngayon daw, hanggang 1. Malakas na daw, kapag isa't kalahati, naubos nila sa loob ng isang araw na bentahan. Ang inyong kapuso, Mark Bacalala, ng GMA Super Radio, DCWB, dapat totoo. Super Radio, Melo Del Prado, sa Super Radio, DCWB. You wonder... Hi! Good morning! Good morning! Ganda naman ang tugtog. Parang wala ang kaproblema-problema, no? Lalo na kung hindi ka matatraffic, no? Lalo na kung sasakyan mo ay bullet train, no? Ayan.
Walang traffic, oh. Walang lubak, oh. Pero ano ba, ilang porsyento na bang tapos yung pinapagawa mo dyan, Alang Gatos? Ano nga ba yung pinapagawa mo, Alang Gatos? Alang G, good morning! Ha? Ang alam ko, may pinapagawa akong aparador. Pero malapit na rin matapos yun, Puyang Melo. Eh, kapag natapos yun, maiayos ko na yung mga damit ko. Teka, nasa likuran mo, Metro Manila Subway Project. Ito ba yung tinatanong ko? Yan. Metro Manila, nakala ko naman kung ano yung pinapaayos ko sa bahay. Yan, nagkakaila ka pa. Malaki pala yung pinapagawa mong yan. Ay, ang pinapagawa dito ay yung Japan at ang Pilipinas. Ah, ganun ba? Yung Japan International na Cooperation Agency at ngayon na rin, ang sabi mo nga ay mga malalaking proyekto na pinapagawa ng gobyerno ng Pilipinas. Kasama na itong Metro Manila Subway Project at itong kinalalagyan natin, ito yung tinatawag na North Avenue Station, Puyang Melo. Saan ba nag-umpisa? Alan, ano mo nga muna? Sa umpisa saan yan? Sa Valenzuela yan, ano? Hanggang sa airport? Bahagi ito sa may Valenzuela, doon magsisimula. Kasama na yung depo at patuloy nga yung pag-arangkada ng construction ng construction ng Metro Manila Subway Project, Puyang Melo. Pagmamalaki nga ng Department of Transportation o DOTR, nasa mahigit 500 metro na ang nabubutas sa subway mula Valenzuela. Kaya posibleng sa Mayo, ha? Sa Mayo, ay tatagos na ang butas na ito sa Quirino Highway. At ayon sa DOTR, sabi mo nga rin kanina, nasa 40% na ang project implementation ng subway hanggang Enero. Ibig sabihin 2024. Nun, Alan, tama lang yung bilis. Tama lang bilis? Ha? Nasa timeline sila po yung Melo nitong kanilang ginagawa ng proyekto ng Metro Manila Subway. Kung susunod ang proyekto, Kuyang Melo, pagsapit ng 2029 o 5 taon mula ngayon, ay magiging fully operational na ang Metro Manila Subway. Ano nang ano na edad natin nun? 18 years. Pero puterya ng DOTR na magkaroon ng partial operation sa 2024 mula Valenzuela hanggang 2028. 2028. Binawi pa. Alam, 2024. Mula partial operation. Baka ako sigilin Mula partial operation sa 2028 mula Valenzuela hanggang Ortigas. Ayan. Aabot sa 33 kilometers ang haba ng rilis ng Metro Manila Subway na may 17 istasyon mula Valenzuela hanggang Pasay na ito, maganda po yung Melo, kadugtong na linya patungo ng NAIA Terminal 3. Yun. Ibig sabihin, kung manggagaling ka ng Valenzuela at pupunta ka ng airport, yung Melo, bababa ka na lang sa may airport, di ba, ng NAIA Terminal 3. Ay, di ba yung airport ay gagawin din? Ayusin din? Ayusin din. Baka naman pagdating mo ng airport, wala dahil kinukumpon eh. Lakas sa akin aeroplano. Huwag naman sana. Sana, tawag nga nila, sana synchronize yan. Ah, ganun. Na pagdatapos itong Metro Manila Subway at pagdating mo doon sa bahagi ng airport, napaka-ayahay ng pagdating mo doon po yung Melo. Palit ka na lang. Pinapakita mo, ilalim mo kanina, ano ba? Mayroon bang ano dyan, parang commercial area sa ilalim, Alan? May ganun ba? Ang pagkakaalam natin, puro mga istasyon lang. Pagkakaroon lang ng mga commercial area, kung nga hindi tayo nagkakamali, doon sa natatandaan natin ng mga paliwanag, mga parang yung sa ano, di ba, kapag nasa MRT ka, may mga nakikita ka, LRT, may mga nakikita ka ng mga konting kainan, pero kung yung mga malalaking commercial area, malamang bahagi pa rin yan ng proyekto, Kuya Melo. Kapag operational na ang Metro Manila Subway, Kuya Melo, ang dating biyahe mo, na mahigit isang kalahating oras o higit pa mula Valenzuela hanggang Pasay, magiging 30 minuto na lang. Ganun kabilis sa magiging biyahe ko yung Melo. At nasa, ito naman pinapagawa mo na ito na Metro Manila Subway, nasa 488.5 billion pesos ang halaga ng proyekto, kung saan nasa 370.7 billion pesos ang popondohan ng Official Development Assistance Loan mula sa JICA. Ang nalalabing 417.7 billion pesos ay aakuin naman ng gobyerno ng Pilipinas. Aabot din sa 30 billion pesos ang kailangan na bayaran ng gobyerno
para sa right of way. Kaya kung makikita mo, kung dadaan ka dito sa Mindanao Avenue, Puyang Melo, makikita mo, meron ng mga establishmento, meron ng mga dating bahay na nagkapit ng kalsada, eh talagang tinanggal bilang bahagi yon ng construction ng Metro Manila Subway Project, okay. Puyang Melo. Thank you. Kaya yan, ako sa alanggatis ng GMA Super Radio, DCWB, dapat toto. Super Radio, Melo del Prado sa yun. Super Radio, DZWB. At mukhang ano eh mukhang nangangalap ng dagdag na pang pondo diyan sa para tuloy-tuloy na daw yung trabaho 2029. Kamo ano Alan? Alas 6 ang tapos. Alas 6:41 na po ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Super grateful and happy dahil GMA Radio ang number one for 2023. Number one AM station ang Super Radio DZBB at number one FM station ang Barangay LS. Maraming salamat, mga kapuso. Kausapin ko si Shaina at makikipag-iwalay ako sa kanya. Sasabihin ko sa kanya na ikaw ang mahal ko. Anong ginagawa mo dito? Christy, ngayong hawak mo. Asawa ng asawa ko, 11:25 p.m. Communication is key. If communication is key, what is the lock? We need to wait for the passcode. Buong araw? Yes, Rasi! Buong araw? No! This Wednesday, Magabi pa! Kayo ang only one sa puso namin. This is especially for you. Magbabalik ang feng shui. Guys, pareho kami ng Karil naman! It's showtime! Chloe, stop! Huwag mo kong susubukay, Angela, please. Papakamatay ako. Bakit may nahal ka ng asawa ko? Ikaw ang babae ni Bernard! Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Cinco na po ng umaga. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! May teaser eh. Sino? Sino itong assistant solicitor general na tinanggal ng Malacanang? Office of the President. Dahil daw doon sa akusasyon ng mga intern dyan sa Office of the Solicitor General. Sa salaysay ng biktima, kasama daw nila itong assistant solicitor general para mag-obserba sa pagdinig ng 2022 sa Cebu. La daw yatang matulogan. Kaya naman ayan sabi parang naghihintay muna ng kwarto noong hotel yung dalawa, no ha? Babae.
O ay lalaki o si Assistant Solicitor General. Ay di, nako, hindi po, hindi po, hinawakan sa hita. At yung isa naman daw ay habang naliligo ay pinasok sa banyo at hinawakan sa puwet. Ano ba yan? Laswa. O yun, o tinanggal mga kapuso, tinanggal siya ngayon. O, Assistant Solicitor General, ha? Assistant Solicitor General, ha? You were trying to solicit something, ha? Anong something yun? Something that cannot be denied. Alas 6:46 na po ng umaga. Dito muna tayo. Sa ating pong sunog ang problema natin ngayon eh. Melo Del Prado sa Super Radio. Sa sobrang lakas siguro ng hangin, kaya napabilis yung apoy. Ang bilis talaga ng coin. Biro mo yun ng 60RT, 7, wala na. Inaabot na kami dito. Thank you kay Lord na hindi kami pinabayaan. At least walang napinsala sa bahay namin. Pako po yung pako. O yung mga importanteng gamit lang po. Wala nang ano, mga birth certificate lang ng bata, yun lang. Wala na, mga gamit bahay, andun, lahat. Nakoy, ari. Siyempre, ligtas muna ang buhay bago yung mga ari-arian, ano? Kapag may sunog, agad po tumawag sa 911 o sa QC122 upang mabilis na makaresponde ang ating mga kabumperuhan. Kabumperuhan. Yon, no? Super Radio! Ang tinig po ng ating kabumperuhan. Melo Del Prado sa Super Radio DC. Siyan yun. Bombero talaga yon. Si Fire Chief Inspector Marvin Mari, Bureau of Fire Protection sa Quezon City at mga biktima po ng sunog sa Parañaque, sa Culiat, sa... Ano pa ba isa? Yung mga nasunugan, si Raymond nga, Raymond Calosa yung isa doon eh. Ayun, no, kawawa naman sila. Sabi nung iba, buti para manakawan kaysa masunugan. Pero parehong ayaw natin nun. Yung sunog kasi naman, talagang wholesale yun. Alaga, pag bumanat yung sunog, talagang walang matitira mga kapuso. Pwede bang maiwasan ang sunog? Ang tanong ko kanina sa tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Abay, oo naman. Lalo kung sa bahay po, mga kapuso. May control kayo sa inyong pamamahay. Sino ba naman? Hindi nyo ba kayang kontrolin ang sitwasyon sa pamamahay ninyo? Karamihan po sa klase ng sunog may iwasan. Para magkasunog, tatlong bagay po ang kailangan. Yung ignition kung tawagin, yung pag-uumpisa ng pagsiklab ng sunog. Gatong, fuel, at saka yung oxygen. Ayan. Yun yung, magpapalaki ng apoy. Paghiwa-hiwalayin daw mga kapuso. Ito po mga tips natin ito. Inuulit lang natin. Taon-taon natin ginagawa ito. Halimbawa yung ignition. Ano pwede magsikla? Posporo. Mga kapuso, kandilang may sindi. Ano naman yung gatong? LPG, huwag nyo ilalapit yan doon. Lalo kung may singaw ang LPG. At yung mga pwedeng masunog. Yung mga combustible materials, mga kapuso. Ano po ang sanhi ng mga sunog? Sirang appliances, sirang fuel supply, LPG tank nyo. Pakicheck nyo at baka sumisingaw na yan. Mali o sobrang paggamit ng appliances, baka umiinit na yan. O yun, paglalagay ng mga gamit na pwedeng masunog sa tabi ng apoy, yung init. Di ba? Yun eh. O yung mga wiring nyo dyan, ang mga bahay nyo, pakicheck nyo na baka marupok na. Overloaded ang mga socket, lumang appliances, etc., etc., etc. Ito pa, repair, 'di ba? I-repair niyo yung mga sira-sira ng mga wire. Replace yung mga depektibo na diyan. Mga gamit, remove, ilayo sa pwedeng pagmula ng sunog. Rest. Ano ba yung rest? Pahingahin niyo naman yung sobra na yung electric fan yung kaiikot 24 hours na. Hilong-hilo na 'yan. Ayun po, at yung mga switch na nakasindi palagi, patayin kung di naman kailangan. Nakapagtipid ka pa ng kuryente, nakaiwas ka pa sa sunog, mga kapuso. Sino na dyan? Mari Vargas. Siya na ba? Siya na nga. Super mga Radio, kapuso. Melo Del Prado dito sa Super Radio DCW. Punta tayo dyan sa lungsod ng Maynila, mga kapuso. At meron pong alok na ang pamahalang palungsod ng Maynila ngayong araw na ito na job fair at saka iba pang servisyo. Mari Vargas. Manny, good morning. Super Radio. Good morning sa iyo, Kuya Melo. Isang abiso muna sa mga kababayan nating motorista. Ulitin natin yung paalala natin na nasarado ang bahagi ng Singgalong Street mula Quino Avenue hanggang San Andres Street dahil sa gagamitin na ng pamanlokal. Ito namang kaling ito para sa kanilang Kalinga sa Maynila Project. Ang pinakamalaga rito na nalaman natin, hindi lang pala tagalungsod na Maynila ang maaaring mag-apply para sa iba't ibang trabahong bakante, bukas para sa mga manggagawa na alok ng Manila Public Employment Service Office.
kasa 2,500 ang mga bakanting posisyon na yan. At kabilang, babanggitin na natin ilan sa mga posisyon na hinahanap. Sige. Company nurse, isang HR officer, administrative supervisor, isang labor relations supervisor. Bukod pa doon sa mga usual ay nahanap para sa sales and marketing, meron ding report analyst, accounting staff, tatlo ang kailangan. Merong benefit staff, isabi nasa HR department ito. Payroll staff, nasa finance. At bukod pa dyan, mga administrative staff at data analyst ng iba't ibang mga kumpanya. So maraming mga posisyon na alok para sa mga kababayan natin at hindi lamang aplikante mula sa lungsod ng Maynila ang tatanggapin ng Manila Peso para sila ay makapag-apply at maaaring matanggap ngayong araw din ito. Bukod dyan, may mga serbisyo din na ibibigay para lang sa mga residente ng Malat, Maynila, ang pamalang lungsod ng Maynila, kabilang na yung mga nakatatanda o senior citizens na maaaring dumulog dito para sa mga katanungan at mga benepisyong hanap nila. Yung mga magtatanong pa rin tungkol doon sa ayuda sa mga 80 pataas. Eh kung may matatanggap na ba, sagutin yan na mga tauhan ng senior citizens office dito sa lungsod ng Maynila. Yung tulong para sa mga solo parents, dito rin tutugunan at marami pang iba. Kasama na yung medical consultation at check-up, may libreng gamot din para sa ilang mga kababayan natin dito sa gaganapin na proyekto na ito magsisimula mamayang alas 8 ng umaga. So yan muna, sa bagay ito ng lungsod ng Maynila, ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat to. Super Radio Melo del Prado sa Super Radio DZ. So, mga kapuso ha, huwag po kayong pahuhuli sa mga malalaking balita at sa katalakayan sa mga malalaking issue. Mag-subscribe na sa YouTube channel ng DCBB, magtungo sa at DCBB 594 sa YouTube at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang oras po natin, alas 6.52 na po ng umaga. Radyo na, TV pa. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Kapuso, itutuloy na ng Commission on Elections ang registration ng mga botante mula February 12 hanggang September 30, 2024. Maliban lamang sa mga petsang March 28, 29 at 30. Gagawin ito mula Lunes hanggang Sabado kasama maging ang araw ng holidays mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Paano magparehistro? Magdala ng valid ID o dokumento ng pagkakakilanlan. Sumailalim sa interview ng registration staff. Mag-fill up ng application form at i-check mabuti ang mga detalye. Detalyeng inilagay dito, sumailalim sa biometrics, saka kayo bibigyan ng acknowledgement receipt. Para maisakatuparan ang inyong karapatang bumoto, magparehistro na mga kapuso! Ang Super Radio Stations Nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ang sabi mo? May komento ka ba sa iba't ibang napapanahong issue? Ang sabi mo? I-comment na yan sa Balitang Hali Facebook page. This Wednesday, February 28, be part of the excitement live at the Philoil Eco Oil Center. See you at the venue and watch the finals beginning March 16 on GTV. This is your NCAA Season 99 Juniors Basketball. Chloe, stop! Huwag mo susumukay, Angela, please. Papakamatay ako. Bakit may nahal ka ng asawa ko? Ikaw ang babae ni Bernard. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Ngayong kasama ka na sa negosyo, wala nang tumutol sa kanila. Betrayal is bound to happen when everyone has a price. Sa lugar namin, kami ang gumagawa ng batas. Overheard 3, Wednesday, 8 p.m. on GFlix, on GTV. Alas 6.55 na po ng umaga. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! At ito,
Merong iimbestigahan pala ang Department of Agriculture. Anong lagay eh? Parang naburiki ah. Naburiki daw yun. Yung edible rice natin. Sino nang buriki dyan ha? May alegasyon na nagbenta umano ang NFA ng libu-libong tonelada ng bigas sa ilang negosyante sa presyong talo. Talo ang pamahalaan. Pero si Isa, ito pagkakaloob ng kapangyarihan sa DA na magpataw at i-monitor ang farm gate price ng ilang gulay, pinanukala po sa kamera. Isa Vendanyo, Mali Isa! Super Radyo! Isinusulong ni Benguet Representative Eric Yap ang pagsasabatas ng kanyang House Bill 9889 o yung panukala na bibigyan kapangyarihan ng Department of Agriculture o DA na magpataw at tutukan yung farm gate prices para sa mga highly perishable na mga gulay. Yung farm gate price ay yung mga presyong natatanggap ng mga magsaka para sa kanilang produkto sa lokasyon ng anihan o taniman o first point of sale. Sa kanyang explanatory note, sinabi ni Yap na itong Enero lamang ay napaulat na libu-libong repolyo ang ibinebenta na lamang sa kalsada ng Benguet sa halagang 3 piso hanggang 15 piso kada kilo. Yung mga hindi nabebenta, abay, nabubulok na lamang. Ani Yap, ang suliran nito ay nararanasan sa lalawigan sa loob ng maraming taon dahil sa usapin ng oversupply o kaya naman sa patuloy na smuggling. At dahil sa mababang farm gate price sa mga gulay, napapatay yung kabuhayan ng maraming magsasaka. Kaya naman ayon kay Yap, panahon na magkaroon ng DA ng kapangyarihan na magtakda ng farm gate price at i-regulate ito para sa mga gulay gaya na lamang ng mga repolyo, broccoli at cauliflower, carrot, sayote, lettuce at iba pa. Itinulak din ni Yap yung buo o pagbuo ng Standard Farm Gate Price Index na magsasagawa ng review o kaya pagbabago sa farm gate price base sa sitwasyon, market conditions at iba pang economic indicators upang matiyak na magbebenepisyo ito sa mga magsasaka. Ako si Isa Vendanyo, Mali. Ng GMA, Super Radio, DCWB, dapat totoo. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio, DCWB. Ayun naman. Okay, teka muna. Ito muna ha. At importante na kayo'y may imbak na tubig. Meron pong water interruption kasi. Ang Manila Water, mamaya pong alas 10 ng gabi hanggang bukas ng alauna ng madaling araw sa Marikina City, Barangay Concepcion, 1 Barangay ng Kayo. Yung mga barangay na apektado po. Mamaya namang alas 10 ng gabi hanggang bukas ng alas 4 ng umaga sa Maynila naman, Barangay 892, 894 hanggang 905. Mahaba-haba din yan, nagkaumaga na yan. Kaya pagising nyo na umaga, dapat meron kayo naka-imbak dyan para makapaghilamos man lang kayo. Huwag na kayo maligo. Huwag na, diretso na. No. Sa Quezon City naman, Barangay San Martin de Porres, Barangay Kaunlaran, Barangay Central, Barangay Piñahan. Yan po mga mawala ng supply ng... Tubig! Tubig! Sa serbisyo puro! Sino daw yung mga opisyal ng NFA? Iniimbestiga nga po mga kapuso na parabang ng buriki ng bigas. Binenta daw sa mga negosyante sa halagang 25 pesos kada kilo. Hindi po binibenta. Bawal nga i-commercio yan eh. Yan ay pangtugon doon sa kalamidad. 25 pesos palugi pa raw. Galit na galit. Ating kalihim ng Department of Agriculture. Sabi niya, dapat imbestigahan yan. Ito naman ang aking binabati na napakagaling, napakahusay kong pamangkin. Engineer, kapapasa lang. Congratulations, Engineer Rafael Paeng Hondonero for passing the licensure exam for mechanical engineer. Galing ah, Paeng ah. Ayan. Salamat po mga kapuso. Susunod na po ang mga balita. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Alas 6:59 na po ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Tapat sa balita, yan ang aming anata. DZWB Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. DZWB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maasahan. DZWB
Super Radyo 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radyo. EZWB, servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyong totoo lamang, walang iwanan. EZWB Super Radyo. Balita sa umaga nationwide, standby! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras, magtatatlong minuto na po. Makalipas po ang alas 7 po ng umaga. Sa inyo ng Super Radyo DZBB at lahat ng Super Radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radyo DZBB. Narito sina Joel Reyesabel at Melo Del Prado. Miyerkules po ngayon, ika-28 sa buwan ng Pebrero, taong 2024. Sa ating mga headlines, presyo ng karning baboy posibleng tumaas dahil po sa itinakdang limitasyon sa inaangkat na baboy ayon sa Meat Importers and Traders Association. Department of Agriculture, pinaimbisigahan na ang aligasyon na nagbenta ang National Food Authority ng libu-libong tonelada ng bigas sa presyong lugi ang pamahalaan. Expanded Centenarian Law, hindi pa agad maipapatupad dahil inaayos pa ho yung pong Implementing Rules and Regulations, IRR, ayon sa National Commission of Senior Citizens. Naantala ang conditional cash transfer o cash grant sa ilang benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. Inaasahang maipagkakalob na ngayong araw ayon sa Department of Social Welfare and Development. Isang pulis na sangkot sa pagkamatay ni Jemboy Baltasar hinatulang guilty sa kasong homicide. Apat na ibang pulis pa guilty naman sa illegal discharge of firearms. COMELEC naniniwalang mas mainam na huwag pagsabayin ang eleksyon 2025 at plebisito para sa charter change. Pangulong Bongbong Marcos biyahing Australia ngayong araw at magsasalita sa Australian Parliament. February 27, 2024, idineklara ang GMA Network Day sa buong estado ng New York sa Amerika. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Mga kapuso, huwag pong papahuli sa malalaking mga balita, talakayan sa malalaking mga issue. Subscribe na po kayo sa YouTube channel ng DZBB. Magtungo po kayo sa DZBB 594. Ulitin natin yan, small letters, at DZBB 594 sa YouTube at mag-subscribe. Bantay Panahon!
Apektado po ng trough, extension po ng low pressure area ang mga rehiyon po ng Karagat, Davao. Makararanas po na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na makapagulan, pagkulog at pagkidlat. Tumira laman ang hangin Amihan at sa Luzon at sa Visayas. Dahil dito ang Cagayan Valley, Aurora ay magkakaroon po na maulap na kalangitan na may mahinang pagulan. Habang ang Metro Manila at Visayas na lalabing bahagi ng Luzon, makararanas po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papaw rin na may pulupulo mahinang pagulan dulot po ng Amihan. Bantay Panahon! Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Posibleng tumaas ang presyo ho ng karning baboy. Ito po ang babala ng Meat Producers and Traders Association of MITA. Dulot po umano ng limitasyon ay tinakda ng Department of Agriculture sa importasyon. Tinakda ng DA sa 40% ang minimum access volume. O dami po ng inaangkat na baboy ng meat traders habang 60% naman sa processors. Sinabi naman sa mga industriya ng agrikultura o sinag na walang dahilan para tumaas ang presyo ng baboy. Anila, sobra-sobra po ang inaangkat na baboy sa ngayon. Sa kabila nito, nananatiling mataas ang presyo ng baboy sa mga pamilihan. Sa monitoring ng Department of Agriculture, umabot na po sa 370 piso ang presyo ng kada kilo ng kasim, habang umaabot naman sa 400 piso ang kada kilo ng liyempo. Ayon po sa sinag, hindi dapat lumagpa sa 350 piso ang kada kilo ng baboy. Wala pa ang payag ng Department of Agriculture hinggil sa bagay na ito. Supply ng karning baboy sa Palawan, aba, kinakapos na. Alamin natin ang balitang yan. Wala naman kay June Fred Galamba, Super Radio Palawan. June Fred, pasok! Super Radio! Umaaray na maging mga meat vendors sa dalawang palengke sa lungsod ng Puerto Princesa sa sobrang mahal ng presyo ng baboy na nagre-resulta sa mataas na presyo ng karne nito sa pamilihan. Pangunahing dahilan nito ay ang kakulangan ng supply ng baboy sa lungsod at maging sa mga karatig bayan sa Palawan ay nagkakaubusan na rin. Ito'y matapos lamang ang isang buwang pinayagan ng maramihang pagluluwas ng buhay na baboy mula sa lungsod at lalawigan patungo sa Iloilo at Manila. Dahil sa African Swine Fever Free o nasa Green Zone ng Puerto Princesa City at buong Palawan, maraming mga traders umano ang nagka-interest na mamili ng baboy dito para dalhin sa mga lugar na kinakapos sa supply ng baboy dahil apektado ng ASF. Sa panayam ng Super Radio kay Miss Mary Jane Braganza, isa sa mga nagtitinda ng karne ng baboy sa Old Public Market ng lungsod, sila mismo ay nagulat din sa naging presyo ng baboy, pero wala umano silang magagawa dahil nagkaroon ng kakulangan sa supply nito. Sa ngayon ay nasa 170 hanggang 190 pesos per kilo ang farm gate price, depende sa laki ng baboy. Dahil dito, sumipa na rin sa 350 hanggang 360 pesos ang presyo ng karning baboy sa mga pamilihan mula sa dating presyo nito na 280 kada kilo. Sa panayam ng Super Radio kay Dr. Indira Santiago ng City Veterinary Office, sinabi nitong may posibilidad na magkaroon ng crisis sa karning baboy sa syudad sakaling hindi makontrol ang patuloy na pagluluwas ng mga buhay na baboy palabas ng lungsod at lalawigan. Nakatakda na rin itong talakayin sa sangguniang panlungsod sa araw ng bukas. Ako si June Fred Galamba ng GMA Super Radio Palawan, nag-uulat para sa GMA Super Radio DCBB. Dapat totoo. Super Radio! 8 minuto na po makalipas ang 7 ng umaga, pinaimbisigahanan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga aligasyon na nagbenta umano ang National Food Authority o NFA ng libo-libong tonelada ng bigas sa ilang negosyante sa presyong lugi ang pamahalaan. Bumuo na ng panel of investigators ang Department of Agriculture para pangunahan ang investigasyon. Now narito, may naglabas ang aligasyon na ibinenta umano ng ilang opisyal ng NFA ang mga bigas na naka-imbak sa warehouse sa halagang 25 piso kada kilo. Sinabi ni Laurel na welcome din sa kanila kung may iba pang ahensya ng pamahalaan ang nais na mag-imbestiga para malaman ang katotohanan. Super Radio! Umabot na sa mahigit 810 milyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor po ng agrikultura dulot po ng El Niño phenomenon. Batay po sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pinakamatinding naapektuhan ng El Niño ay ang Western Visayas, kung saan umabot po sa mahigit 487 milyong piso ang pinsala sa sektor po ng agrikultura. Ito'y sinunda ng Mimaropa na mahigit sa 319 million pesos po ang pinsala ang Calabarzon at Zamboanga region. Ganun din.
Umabot naman po sa mahigit 13,000 magsasaka at manging isda ang apektado po ng El Nino. Sinabi pa ng NDRRMC na nararanasan na po ang kakapusan sa tubig sa Negros Occidental mula pa noong buwan ng Disyembre. Cloud seeding operations sa Region 2 naging matagumpay ayon sa Department of Agriculture. Alamin natin ang balita niya mula naman kay Alan Gatusalan. Pasok! Super Radio! Tagumpay umano ang sinagawang cloud seeding operations ng Department of Agriculture o DA sa Region 2. Ito'y matapos na maramdaman ng malakas na ulan ilang sandali lang matapos na magsagawa ng cloud seeding operations ang Bureau of Soil and Water Management, Philippine Air Force at National Irrigation Administration. Bahagi ito ng ginagawa ng DA upang maampatan ang epekto ng El Nino sa mga sakahan. Partikular na naramdaman ng mga pag-ulan sa mga lalawigan ng Isabela, Cagayan matapos ang cloud seeding operation. Ayon sa DA, nagsagawa ng cloud seeding operations noong February 25 kung saan 2 beses nagpalipad ng eroplano dala ang sakusakong mga asin sa unang lipad ng Piper Navajo Flyers kung saan aabot sa 15 sako ng sodium chloride o asin ang ibinudbod sa mga kaulapan sa Tuguegrau City at Enrile, Cagayan. Sa 2 lipad naman ng Piper Navajo Flyers ay ipinunteriya naman ang mga bayan ng Santa Maria at Enrile kung saan aabot sa 18 sako ng asin ang ibinudbod sa mga sea double cloud. Kaso nito, habang papalapag ang eroplano sa Cagayan Airport na ginamit sa cloud seeding operations, ay nagsimula ng pumatak ang ulan. Kabilang sa nakinabang sa mga pag-ulan matapos ang cloud seeding operations ay ang mga magsasaka ng mais sa nabanggit na mga lalawigan. Ako si Alan Gatos ng GMA sa Paradyo DCWB. Dapat totoo. Super Radyo! 12 minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. Normal lamang ang pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam sa mga unang buwan ng taon. Ayon kay Engineer Patrick Dizon, tagapagsalita ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, mula Enero hanggang Mayo ay karaniwan ang walang pag-ulan sa watershed. Pero muli naman itong napupunan pagdating ng mga buwan ng Hulyo hanggang Disyembre kung kailan mayroon ang mga pag-ulan. At sa gitna nito, sinabi ni Dizon na hindi naman nabawasan ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila sa gitna ng nararanasang El Nino. Sa ganitong buwan naman ay normal naman po yung pagbaba po ng ating reserve kasi yung during the month of January hanggang May ay wala po talagang pag-uulan sa ating mga watershed kasi ang main source naman po ng ating mga reserve ay talaga pong pag-uulan po sa ating mga watershed. Pero pagdating naman po ng July hanggang December, yan naman po ay time na po no, para mag-refill po yung ating mga reserve para may magamit po tayo sa susunod na taon. Ang tinig ni Engineer Patrick Dizon, tagapagsalita ng Metropolitan Water Works and Sewerage System. Super Radio! Expanded Centenarian Law, mga kapuso, yung mga nag-aabang sa balitang ito. Ito po ang balita ho, hindi pa ho agad. Hindi pa agad na maipapatupad ang Expanded Centenarian Law na magbibigay benepisyo sa mga nakatatanda na may edad 80 pataas. Ayon po sa National Commission of Senior Citizens o NCSC, kailangan munang gumawa ng Implementing Rules and Regulations o IRR at ito'y mailathala sa Official Gazette ng gobyerno bago po itutuloy ang maipatupad. Wala pa rin naman ang nakalaan na budget para dito sa ngayon. Ibig sabihin, hindi pa matatanggap ng mga senior citizens sa mga susunod na linggo o buwan kahit pa 80 taong gulang na ho sila. Hindi rin umano ito retroactive kaya ang mga nakapagdiwang na po ng kanilang mga kaarawan bago ito na isabatas, wala hong makukuhang pahabol na cash gift. Kaya naman, pinamamadali na umano ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuo ng IRR at ihahabol po ito sa pambansang budget para sa susunod na taon. Ito po, napakalaking bagay po ito sa mga senior natin at dahil makatulong na rin po ito sa pambili ng gamot at saka sa mga pangangailangan po ng ating mga senior. Yung mga magdiriwang po ng kanilang kaarawan, doon si tinatakda ho ng batas, next year po kayo mabibigyan. May utang po ang gobyerno ho, sa inyo ha. Tinig po ni Ricardo Rainer Cruz na the third commissioner, National Commission of Senior Citizens. Samantala, buwan ang limit sa grocery discount ng mga senior citizen at PWD. Inaasahang itataas sa 500 pesos simula sa Marso ayon po kay House Speaker Martin Romualdez. Alamin natin ang balitang yamala kay Isa Avendaño Umali. Isa, paso! Super Radio!
Umpisa sa Marso, inaasahan tataas na sa 500 piso ang buwan ng limit sa diskwento na nakukuha ng senior citizens at persons with disabilities o PWD sa pagbili ng grocery at iba pang prime commodities. Ito ang inanunsyo ni House Speaker Ferdinand Romualdez kasunod ng pulong niya sa mga opisyal ng Department of Trade and Industry o DTI sa pamumuno ni Undersecretary Carolina Sanchez. Dito sinabi ng DTI na suportado nila ang suwestyon ng leader ng Kamara na itaas ang limit sa diskwento ng seniors at PWDs mula 65 pesos tungo sa 125 pesos kada linggo o 500 pesos kada buwan. Ang kay Undersecretary Sanchez, ito ay joint issuance sa pagitan ng DTI, Department of Agriculture at Department of Energy. Ikinulugod naman ni Romualdez ang taas diskwento na isang magandang balita kasabay ng ginawang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong batas kung saan ang mga Pilipino na aabot sa edad 80, 85, 90 at 95 ay makatatanggap ng tig 10,000 piso. Ani Romualdez, patunay ito ng pagpapahalaga ng administrasyon sa kapakanan ng mga lolo at lola at may mga kapansanan. Nilinaw naman ni Undersecretary Sanchez na ang kasama lamang sa binibigyan ng diskwento ay yung mga pangunahing bilihin gaya ng bigas, mais, sinapay, karne, isda, manok, itlog, mantika, asukal, gulay at prutas, sibuyas, bawang at fresh or processed milk maliban sa mga medical grade milk. Kasali rin ang manufactured goods tulad ng processed meat, sardinas at corned beef pero hindi ang premium brands. Ang senior citizens at PWDs ay bibigyan din ng diskwento sa pagbili ng pangunahing construction supplies gaya ng semento, hollow blocks, electrical supplies kasama ang bombilya, ngunit yung premium items kasama ang non-essential food tulad ng cakes at pastries ay hindi kasali sa bibigyan ng diskwento. Kapag naipalabas na ang inter-agency circular, sinabi ni Sanchez na ilalathala ng DTI ang listahan ng mga item na kasali sa ibibigay na diskwento. Ako si Isabel Dayo Mali ng GMA Super Radio DCBB. Dapat totoo. Super Radyo! Ang oras po natin ay 17 minuto na po makalipas ang 7 ng umaga, posibleng maipagkaloob na ngayong araw ang naantalang conditional cash grant sa ilang beneficyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program of 4Ps. Sa Parayam sa Super Radyo DZWB, sinabi ni Social Welfare Assistant Secretary Romel Lopez na ito ay matapos magkaroon ng delay sa period 5 payout ng nasa halos 50,000 beneficyaryo ng 4Ps. Ito po, inaasahan natin bukas, maaari na pong mapakinabangan ng mga naiiwan pa na na-retroactive. So yun po yung magandang balita. Ayon pa kay Lopez, sa mga naturang beneficiaryo ay kabilang sa mahigit sa 700,000 4-piece beneficiaries na natukoy ng DSWD na hindi pa dapat magtapos o graduate sa programa dahil hindi pa sila maituturing na malaya sa kahirapan. Yun po, 791,000 yung una nating na-identify na mananatili. Pero ito sa aming numero, maaari pa nang may madagdagan pa yung mananatili. Ang tinig po ni Social Welfare Assistant Secretary Romel Lopez. Samantala! Pagsasamantala abono ng mga lokal na opisyal sa ayuda programs ng DSWD at DOLE, imbisigahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Nympha Ramelo, Nympha! Inatasa ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang Senate Blue Ribbon Committee para manguna sa pagsisiyasat ng Senado ukol sa mga pagsasamantala sa ayuda programs ng Department of Labor and Employment at Department of Social Welfare and Development. Naging pasya ito kasunod ng privilege speech ni Senator J.D. Hirsito ukol sa muna'y ayuda scam sa San Juan City kung saan may kumakaltas umano sa ayuda ng mga recipients ng TUPAD program ng DOLE. May nagreklamo aniya na 1,000 piso na lang ang natanggap mula sa TUPAD dahil may kumuha sa 6,500 pesos. Sinugundahan siya ni Senator Ronald De La Rosa na nagtulong din ng Senate Investigation sa muna'y ayuda scam sa Davao del Norte at Davao de Oro kung saan may kumakaltas umano sa ayuda para sa beneficiaries ng Assistance to Individuals in Crisis ng DSWD. Sumuporta rin dyan si Senate Majority Leader Joel Villanueva dahil aniya sa kanilang lugar sa Bulacan may gumamit sa mga ayuda program para sa pagkalat ng lagda para sa Peking People's Initiative para sa Charter Change. Tugon dyan ni Senate Zubiri na dinigdin niya ang report na napupunta sa kamay ng mga staff ng mga congressman o mayor ang pondo para sa ayuda programs ng DSWD at DOLE at sila ang namamahagi na labag sa batas at patakaran. Bubungkalin niya ito ng Senado at irerekomenda sa Ombudsman ang pagsasampa ng kaukulang kaso sa matutukoy na sangkot. Ako, si Nympha Ravelo ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radyo! Ipinapaayos ni Paulong Bongbong Marcos ang curriculum ng senior high school para sa mas mataas na tiyansang makakuha po sila ng trabaho
matapos pong gumraduate. Ito ay kasunod ng ulat ng Philippine Institute for Development Studies noong nakalipas na taon na isa lamang po sa bawat limang nagtapos po ng senior high school ang nakakakuha po ng trabaho. Mas pinipili kasi ng mga kumpanya ang mga aplikante na nagtapos po ng kolehiyo. Dahil dito ay natasan po ni Pangulong Marcos ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, makipag-ugnayan sa Department of Education para sa training ng mga estudyante sa senior high school. The President had instructed to work closely with DepEd and harmonize yung curriculum po ng TVET as well as that of the senior high school. Dinig po yan ni TESDA Deputy Director General Rosana Ordaneta. Pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga proyektong pabahay ng administrasyon sa talumpati ng Pangulo sa Pag-ibig Fund Chairman's Report for Year 2023 sa lungsod ng Pasay. Sinabi niya na sa ngayon ay malaking hamon ang backlog sa mga pabahay. The challenge before us today, including those in the Pag-ibig, the housing sector, and the local government units, is to translate these statistics into actual homes that people can live in. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos, kasabay nito ay hinimok ng Pangulo ang Pag-ibig Fund na gawing mas tinatawag na accessible ang home loan sa bawat Pilipino. Anya, sa ganitong paraan ay mas mabibigyang inspirasyon ng mga Pilipino na magtrabaho at maabot ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Samantala, 4 taong gulang na bata patay matapos matrasan at magulungan ng isang pickup sa Bacolod City. Mula sa GMA Integrated News, mag-uulat si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Adrian! Yes, Melo, mga puso, good morning. January 26 yung taon, nagdiwang ng kanya ikaapat na taong kaarawan si Mark. Kaya masakit sa pamilya na yun na pala ang huling birthday ng bata matapos aksidenteng magulungan ng isang pickup sa Bacolod City. Emosyonal ang ina ni Mark at hindi matanggap ang nangyari sa kanya dahil kaya hindi na ito nagpaundak pa na panayam. Ngunit ayon sa tiyahin nito, naglalaro si Mark kasama ang mga kaibigan sa likod ng bahagi ng Burgos Public Market sa Bacolod City noong weekend. Magkakasama umano sila ng bata at ng kanyang ina nang bigla itong nawala. Sa imbisigasyon ng Bacolod City Police, may transaksyon sa isang establishmento sa lugar ang babaeng driver ng pickup. Nang bumalik na ito sa sasakyan, na may lumapit na ilang bata na binigyan niya ng pagkain nang patras na ang sasakyan. Dito na nagulungan ang bata na nagtatago pala sa ilalim na bahagi ng pickup malapit sa hulihang gulong. Itunuturing na ilang magulang na leksyon ang nangyari kay Mark kaya mahigpit na nilang binabantayan ang mga anak upang hindi na maglaro sa kalsada at maiwasang ang parehong aksidente. Ayon sa pulisya, nagkaharap na ang pamilya at ang driver na hindi na pinangalanan at nagkareglo na at wala nang isasampang kaso. Pero ang Bacolod City LGU tututukan ng investigasyon sa aksidente para maiwasan na maulit ito. Ako si Irene Prieto sa GMA Regional TV 1 Western Visayas at GMA Integrated News nag-uulat sa Super Radio DZBB Dapat Totoo. Salamat Adrian Prieto, GMA Regional TV 1 Western Visayas. Samantala, 2 babae na nagbubugaw online sa ilang menor de edad, arestado po sa Gingoog City, dyan po yan sa Misamis Oriental at sa Dipolog City sa Zamboanga del Norte. Alamin natin ang balita yung mala naman kay Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Cyril, paso! Super Radio! Yes, Joel, isang babae na ibinubugaw online ang sariling kapatid at mga kaanak na minor de edad na babae. Arestado sa Hingoog City, Misamis Oriental. Habang isang babae naman sa Dipolog City, Zamboanga del Norte ang arestado rin matapos magpakalat ng mga humut-hubad na larawan at video ng mga minor de edad sa kanilang lugar. Napatakip na lang sa kanyang mukha ang babaeng ito nang madakip ng mga pulisya sa Barangay Santiago, Hingoog City, Misamis Oriental. Ayon sa pulisya, ibinubugaw online ng sospek ang mismong kapatid at kaanak na babae na parehong minor de edad sa mga dayuhang customer online. Bukod sa pagbebenta ng masiselang larawan, inilalako pa raw niya ang mga kaanak via live streaming. Ayon sa pulisya, sa pamamagitan ng foreign referral, na intercept ang mga hubong larawan at videos ng mga bata. Dagdag nila, nasa 2 or 3 beses din daw na nakikipag-meet up ang suspect sa mga foreigner. Dinala na sa City Social Welfare and Development Office ang 4 de edad na pinaniniwala ang biktima sa nasabing modus. Nasa kustudiya naman ng Hingoog City Police Station ang suspect na sinisikap pa naming makuha ang pahayag. Hinihintay na lang ng pulisya ang resulta ng forensic examination sa gadgets ng suspect para sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon. Emosyonal naman
habang pinupusasan ng otoridad ang babaeng ito matapos mahuli sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Mga minor de edad na babae sa lugar ang pinubugaw nito online. Nasa anim na minor de edad na babae ang nasagip sa bahay ng sospek. Nasa kustodiya na ng BJMP ang sospek na sinisikapan pa natin na makuna ng pahayag. Mahaharap sa asunto ang mga sospek. Joel, nagpapasalamat naman ang pulisya sa komunidad upang masakote ang naturang mga sospek. Ako, si Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News. Nag-uulat sa Super Radio DZBB. Dapat totoo. Salamat Cyril Chavez, GMA Regional TV 1 Mindanao. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Kapag nakakakita po tayo ng check, ano ba ang unang pumapasok sa ating isip? Aba, pag may check, ibig sabihin mga kapuso, tama, wasto, correct ang ginawa ho natin, di ba? Eh yung check po na RightMed, ano nga bang ibig sabihin po niyan? Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Yan ang ibig sabihin po ng check po ng RightMed. Dahil ang mga gamot po ng RightMed, abot kaya po ang presyo. Pero high quality po pagkakagawa, hindi kayo may minosin. Kaya kapag kahanap po yung gamot, eh wag po kayo mayiyang magtanong, hanapin po ang check po ng RightMed. Para sa mga listahan po ng mga produktong RightMed, bisitahin po kanilang Facebook page, website, www.rightmed.com.ph. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Kahapon, bumiyaya ko ng EDSA, paring Melo, na ipit ako. May nag-git-gitan, nagkagasgasan. Ay, dyan eh, galing ko Maynila, pauwi ako ng QC. Out of way ka. Out of way. Ikaw naman, pare, kamusta biyahe mo kahapon? Eh, ako naman, syempre. Hindi ka kasi naglalabas sa bahay. May ganun pa eh. Inaayos ko pa yung aking blazer eh. Ibig sabihin, hindi ako na-stress. Ah, ganun ba? Ah, pag ganun, no. Kasi nakaka-stress, bumiyahe ka ngayon, lalo na kung pasok doon. Alam na alam mong talagang notorious na matraffic doon. Sinabi mo pa. Oh, di kailangan ma-stress mga kapuso. Oh. Sa coaching dinadrive mo, di kailangang na-stress din kayo. Nasubukan ko kailan yung ano eh, Nissan Kicks e-Power. Mm-hmm. Oh, Nissan Kicks e-Power. At para sa akin mga kapuso, winner. Oh, winner. Pang daily driving mga kapuso. Guys, nasubukan ko rin yan. Oh. I-drive yung Nissan Kicks e-Power na yan. Na-experience ko yung electrified vehicle mga kapuso, no? Hindi ako na-disappoint. In fact, pare, napabilib ako doon sa 100% electric motor-driven technology dito pong Nissan Kicks e-Power na ito. Kumpara po sa karaniwang internal combustion engine cars na nakasanayan po natin. Instant yung torque. Ang lakas po ng hatak. Pag apak nyo po sa gas, aandar ka agad eh. Ang daling i-maneuver pa. Napaka-smooth po at super tahimik. Ang paborito ko dyan yung e-pedal step feature. Ay, oo. Totoo yan. E-pedal step feature na di na kailangan palipat-lipat ang paa nyo. Sa preno dahil sa accelerator pa lang, pwede nang umarangkada mga kapuso at mag-minor. Ma-uphill, downhill mga kapuso. Ay, di na ako napapagod mag-drive kahit sobrang traffic sa Metro Manila. Sa mga nag-aalala po na kailangan pang i-plug in para ma-charge ang baterya nyo, o ng inyong sasakyan, ay hindi na kailangan ng Nissan Kicks e-Power. Ayan ha. Gas charge po siya mga kapuso naming mga nakikinig. Magpapakarga lang sa gas station, okay na yon. Kaya walang range anxiety kahit malayo pa ang pupuntahan nyo mga kapuso. Mga kapuso. Ito pa, solid dyan pare ha. Sobrang tipid po niya sa gas. Sa totoo lang. Ay, nakakailangan natin po yan eh. Lalo na't palaging nag-iiba po ang presyo ng gasolina ho ngayon. Sa isang full tank ninyo, 900 kilometers pare, balikan ka ng Baguio, balik ka rito, tapos punta ka ulit ng Baguio, hindi ka na magpapakarga pa. Hindi ka na papasok? Hindi, papasok naman. Papasok pare, o. Maglilib lang ako. 22 kilometers per liter. Imagine pare, 22 kilometers per liter yan. Baka kailang balikan na rin yan mga kapuso. Sa tipid po nito sa gas, sulit po ang investment po ninyo. Isa pang nagustuhan ko rito, yung daily driver mo, dapat daily mo talaga magagamit kasi exempted to pare. Huh? Exempted ang Nissan Kicks e-Power sa number coding dahil meron po tayong Evidalo. Di ka na magpapapraning, nahuhulihin ka ng traffic enforcer maski na doon sa hindi pa window hours mga kapuso. Dapat alam niyo 'yun ha, pag ganun po. Meron tayong Evidalo. Kung kailangan mo pang magising, hindi na kailangan magising pa na maaga. Para di ka na mahuli. Ay, mga kapuso, may 5-year guaranteed warranty na kasama ang SUV na ito at may 8-year warranty na rin sa lithium-ion battery.
Kaya mga kapuso, kayo po iniimbita namin. Mag-book na kayo ng test drive sa pinakamalapit na Nissan dealership. Siyot, samahan pa namin kayo eh. Naman. Hindi nyo pagsisisihan. May impress kayo, maniwala sure kayo sa sure, no? Ayan, visit www.nissan.ph/kicks for more information. The Nissan Kicks e-Power, electric driven gas charge. What? Starts at 1.2 million pesos, mga kapuso. Ang oras, alas 7:30, radyo na. TV pa! Kortesiya na. Disiplina pa! Iwas sunog. Ilang paalala kung paano makaiiwas at magiging ligtas ang ating mga tahanan laban sa sunog. Huwag mag-imbak ng flammable liquid tulad ng gaas at alcohol sa bahay. Ilayo sa mga bata ang mga posporo at lighter. Ilagay ang nakasinding kandila sa palangganang may tubig. Ipaayos ang sirang appliances. Huwag mag-overload ng outlet at huwag gumamit ng sirang cord. Ilayo ang flammable liquid at iba pang combustible material sa kalan. Bunutin sa saksakan ng appliances kung hindi naman ginagamit. Siguruhing walang leak o tagas ang tangke ng inyong LPG. Iwas sunog tips. Ilang paalala mula sa Bureau of Fire Protection. All day odor protection. Kaya ba ng ligo lang? Ako, naligo plus Rexona. Yung friend ko, ligo lang. Test natin. Umaga hanggang gabi, ligo lang, kulang. May BO siya. With Rexona, high school fresh pa rin. Use Rexona after every bath. Nito Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nito Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Kayo nga, at saka si Mami, nasaan? Ah, naghahanda pa ng inyong almusalin. Oh, yan ha. Pero mga kapuso, ha, kayo mga Mami, di ba? Sabi ko naman sa inyo, hindi kayo pumapayag sa pwede na. Kaya eto na naman tayo. Para sa mga kids, pinapaalala lang namin sa iyo. Baka makalimutan nyo po, ha? Pinakamahusay na vitamins para sa mga kids. Cherry First Syrup Fortified with Zinc. Ay, kaya naman ang Cherry Fair po ay gumawa po ng Cherry Fair Syrup na fortified with zinc. Isa po ito sa mga vitamins made by Cherry Fair na para sa mga kids, mga hindi pumapayag sa pwede na. Mga Mami, ang Cherry Fair Syrup fortified with zinc ay lemon-flavored syrup. Talagang magugustuhan ng mga bata ang lasa na may CGF, may lysine, may taurine at zinc pa. Goodbye sa pwede na dahil ika nga nila pagdating po sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang Cherry Fair ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri po ng sakit. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Guilty ang hatol ng Navotas Regional Trial Court Branch 286 laban po sa isa sa anim na pulis na sangkot po sa pagkamatay nito pong si Jemboy Baltasar. Partikular na hinatulan po ng korte si Police Staff Sergeant Jerry Maliban para ho sa kasong homicide at maharap po siya sa 4 taon hanggang 6 taong pagkakabilanggo. Si Police Staff Sergeant Jerry Maliban po ay napatunayang nagkasala lang ho sa homicide. Hindi po napatunayang pinlano niya yung paraan kung paano niya gagawin yung krimen. Yung pagputok niya ng barel, ginawa lamang niya nung nakita niyang mag-e-escape na ho yung biktimang si Gerald Jemboy Baltazar. Tinig po ni Attorney Ann Catherine Castro Diaz, Clerk of Court, Navotas Regional Trial Court Branch 286. Maliban kay Maliban, hinatulan naman pong makulong ng 4 buwan dahil po sa illegal discharge of firearms, sina 4 buwan lang? Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr.,
Police Staff Sergeant Nico Pines Esquilon, Police Corporal Edmard Jade Blanco, at Patrolman Benedict Mangada. Absuelto naman si Police Staff Sergeant Antonio Bugayong Jr. dahil hindi napatunayan ng korte na kasama siya sa mga nagpaputok po ng baril. Ginagalang naman ang pambansang pulisya ang desisyon ng korte at batid umano nilang hindi na maibabalik ang buhay ni Jemboy, kaya't magsilbi sana ng aral po ito sa lahat po ng mga pulis na sumunod sa kanilang operational procedures. Ito po ay magsisilbing reminder at eye-opener sa ating mga kapulisan na kapag hindi po kayo susunod doon sa mga umiiral po ng mga police operational procedure with respect to proper approach sa mga inaaresto po natin, you will suffer the same fate as what happened dito po sa mga pulis natin. Tinig po ni Police Colonel Gene Fajardo, tagapagsalita ng pambansang pulisya, mga kapuso. Hindi naman kontento ang pamilya ni Jemboy Baltazar sa ibinabang hatol ng korte laban sa mga pulis na sangkot sa pagkamatay ng binatilyo. Ayon sa mag-asawang Baltazar, napakagaan ng sentensya laban sa mga pulis. Senator, iglap lang na magkakamali nila. Ikaw, hindi ka nang makakabalik sila. Nakulong lang sila ng 4 na buwan. Makakabalik sila sa pamilya nila. Pero ikaw hindi na. Talagang masamang-masama loob sa mga pulis na yan, nung makita ko yung tama niya sa mukha, lalo akong naghinakit. Ang tinig ng mga magulang ni Jemboy na sina Rodaliza Jesse Baltazar. Dahil dito, sinabi ng ama ni Jemboy na maghahain sila ng apila sa Court of Appeals. Jemboy, lalaban at lalaban tayo. Di po kami susuko. Ang kaya namin, kahit sa huling hininga namin mag-asawa, lalaban at lalaban kami. Ang tinig ni Jesse Baltazar, ama ni Jemboy, tutulong naman ang Department of Justice at ang Office of the Solicitor General sa paghahain ng apila. Itong decision ngayon ay sa tingin ho namin hindi sapat dahil merong mga kalaya na mga pulis. Marami po tayo nakita ang mga areas or arguments dun sa decision na pwede pa din natin i-argue on appeal. At sa gitna nito ay may paalala ang DOJ sa mga pulis. Their mandate is to protect and serve our citizens, but they should do it with self-restraint. Yung ating mga pulis ay nandyan para protektahan tayo, hindi tayo saktan. Ang tinig ni Justice Assistant Secretary Mico Clavano. Super Radyo! Kinwestiyon sa Senado ang operasyon ng mga pulis na nakasibilyan at nakabonet. Ano to? Huh? Mga magdan. Sa Bulacan po ito nangyari, mga kapuso, noong Oktubre. Malamig. Sa ha? Malamig. Nakabonet eh, pare. Sino ba ang mga nagbobonet? Sa CCTV, mga kalbo lang, sa CCTV footage na ipinresenta po sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, makikita po ang 3 pulis na dumating sa target na lugar sa Bulacan. Pero ba sila itinatago? Pumasok po ang mga pulis sa eskinita at ilang saglit pa'y lumabas. Bit-bit po si Rodelio Vicente. Ayon po sa Bulacan Provincial Police Provincial Office, maghahain po na search warrant laban po sa ilang sa isang L. Marconque. El Marconque ang mga pulis. Meksikano siguro to. Base umano sa natanggap nilang intelligence report, nagtatago ito sa bahay po ni Vicente. Nanlaban umano si Vicente kaya nauwi sa komisyon at inaresto po siya. Tumanggi magsalita sa pagdinig si Police Lieutenant Michael Ray Bernardo na nanguna naman sa operasyon. Sir, I hope to invoke my right against self-incrimination. Under trial na po yung sinampa namin kaso laban sa kanila. Tinig po ni Police Lieutenant Michael Ray Bernardo ng Bulacan Police. Hindi naman nakapagtimpi si Senator Rafi Tulfo at kinastigo ang mga pulis. Yung biktima ang makukulong pa ng 10 oras. Sana ma, kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo, unang-una, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kukwento ko na, nakabonet mga hinayupak na to. Hinayupak na to. Nakabonet, ha? Nakabonet daw eh. Tinig po ni Senator Rafi Tulfo, ang anak ni Vicente, pumunta umano sa presinto para hanapin ang kanyang tatay. Pero ikinulong din daw umano nitong si Bernardo. Anong kaso? Direct assault po. Nakipagsuntukan ka sa mga pulis doon sa loob ng istasyon. Magagawa ko po ba yun ng lalaki ng mga katawan po niyan? Tinig po ni Senador Ronald De La Rosa at Julius Vicente
anak po ni Rodelio. Sa huli, pumayag naman na sumailalim sa polygraph test sina Julius Vicente at ang tatlong sangkot na pulis para malaman kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Dumalo din sa pagdinig ang National Police Commission na NAPOLCOM, sinabing hindi tama yung prosesong ginawa ng mga pulis na yan. Hindi po tama yung proseso nila sa pag-serve ng arrest warrant. Dapat merong arresting officer talaga na nakasuot ng uniforme at merong body-worn camera. Yan. Yun. Tandaan nyo yung mga pulis. Yung mga operational procedure po niya. Sundin nyo naman. Tinig po ni Attorney Alberto Bernardo, Vice Chairperson, National Police Commission. Super Radio! Samantala, mas mairam kung hindi pagsasabayin ang eleksyon 2025 at ang plebisito para sa charter change. Ito ang paniniwala ni Comelec Chairman George Erwin Garcia matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na nais niyang maisabay ang plebisito sa midterm elections. Ipiniliwanag ni Garcia na mas mabuting magkahiwalay itong idaos upang mas maipaliwanag sa taong bayan ang issue sa pag-amyenda sa saligang batas at makapag-focus sa mga butante sa kanilang mga iahalal na kandidato. Sa akin kasi hangga't maaari, maganda talaga na magkahiwalay ang national local elections at ang plebisito upang mas mapaliwanag sa mamamayan kung ano yung binabago. At the same time, makapag-focus naman separately para sa kung sino ang dapat ihalal at ilagay po sa isang pwesto dito sa ating bansa. Ang tinig ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, kung isasabay ang plebisito sa eleksyon 2025, may dagdag umano na paghahandang kailangan. Isa na rito ang paghaba ng balota dahil bukod sa pangalan ng mga kandidato, ilalagay pa mga tanong tungkol sa charter change na nais pa aprubahan sa mga butante. At dahil mas mahaba ang balota, hahaba din naman ang oras na gugugulin ng bawat butante sa pagboto. Samantala, dating Pangulo Rodrigo Duterte, maraming itinanggi na nakatanggap ng mga armas mula kay Pastor Apollo Quiboloy, John Ryan Calonia, Super Radio Davao. John Ryan! Super Radio! Mariing ipinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may natanggap sa ng mga baril mula kay Pastor Apollo C. Quiboloy sa isang press conference dito sa lungsod kagabi. Sinabi ng dating Pangulo na isang estupido ang nagsabing may natanggap sa mga baril mula kay Quiboloy dahil baka sa mismo umano ang magbigay nito sa pastor. Pabiro rin niyang sinabi na bibigyan niya ng kanyon o machine gun si Quiboloy. Aminado siyang aabot na sa mahigit 500 ang kanyang mga rehistradong baril dahil sa ay isang nasa collector's category. Nilinaw naman ng dating Pangulo na sa dami ng kanyang mga baril, isa lamang ang kanyang madadala base sa batas ng bansa. Matatandaan, isang alias Rene ang umarap sa Senate hearing na sinabing nakita niya ang pagtanggap ni dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte ng bag na may laman umanong mga baril sa isang lugar na pagmamay-ari ni Quiboloy dito sa lungsod. Ako, si John Ryan Calonia ng Super Radio Davao, nag-uulat para sa GMA Super Radio. DCWB, dapat, totoo! Yung utang para sa konstruksyon ng Davao City Bypass Road Project, dinagdagan pa ng 14.6 billion pesos. Alamin natin ang balita ng malaki Tuesday New. Tuesday, pasok! Super Radio! Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 14.6 billion pesos na supplemental loan para sa konstruksyon ng Davao City Road Bypass Project. Sa pulong sa Malacanang ng NEDA Board, sa pangunguna ni Pangulong Marcos bilang chairman, inaprubahan ang pagbabago sa pondo at sa detalye ng proyekto, kabilang ang pagpapalawig pa sa implementasyon nito hanggang December 31, 2027. Dahil dito umakyat na sa 70.8 billion pesos ang total cost ng Davao City Bypass Construction Project. Mula sa kasalukuyang isang oras at 44 na minutong biyahe mula Davao City hanggang Panabo City at pabalik, inaasahang magiging 49 minutes na lamang sa sandaling matapos ang bypass road. Samantala, 23 bagong malalaking proyekto ang idinagdag sa Infrastructure Flagship Projects o IFPs, habang 36 naman ang inalis sa listahan. Sa pangkabuuan, nasa 185 na ang bilang ng IFPs na tinatrabaho ngayon ng Administrasyong Marcos na nagkakahalaga ng 9.14 trilyong piso sa ilalim ng Build Better More Program. Ako si Tuesday Sagunyu ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ang tindi na ng init, mga kapuso. Yan, tayo po'y patuloy na nakapagtatala ng mga lugar kung saan lubang apektado na ng El Nino. Yan, okay? At saka yung init na yan, isa pa sa nagiging dahilan
ng mga sunog. Naku, kaliwat ka ng sunog mga kapuso, malapit ng fire prevention month. Ngayon naman, sa katawan ng tao, kailangan malakas po tayo. Inom tayo ng tubig at maya. At saka, syempre, magpalakas tayo ng ating resistensya. Yung immune system natin, apektado yan. No? Nang pagbabago po ng temperatura mga kapuso, kailangan may Immunomax food supplement tayo sa katawan. Immunomax Food Supplement. Ang Immunomax ay gawa po sa CM Glucan na nagbula pa sa Switzerland. Ito po ay available in capsule for adults. Ito pong dalawang maliit na kahon, itong may kulay puti at may kulay berde na yan, ay kapsula po ang laman yan para sa mga adults. Yung kulay berde noon, yung po yung capsule for adults ng Immunomax Food Supplement Forte variant. Yun naman pong mataas na kahon na kulay orange na yun at may kulay berde sa tabi na medyo mababa ang kahon. Yun po yung Syrup for Kids mga kapuso. Yan. Yung kulay berde, yun naman yung Syrup for Kids ng Immunomax Food Supplement Forte variant. Mula po sa aming studio o kahit nasaan ka pa, magandang balita po talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri po ng sakit. Oras, alas 7:46, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Tubig Tipid Tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon, ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso! Ang sabi mo? May komento ka ba sa iba't ibang napapanahong issue? Ang sabi mo? I-comment na yan sa Balitang Hali Facebook page. Sisingaw na ang panibagong lihim ng nakaraan. Babaligtad ang mundo ni na Calvin at Elias. Salamat kay Alma. Paano yung nalaman ng pangalan na Elias, sir? Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. You're watching Double B TV on GTV. Kapuso, taas ang kamay ng hindi pa gumagaling sa flu. Ba't nyo naman nasabing flu na yan? Aber? Ito po, sabi ng Department of Health pala. Muna ano ha, tumaas daw po ang flu cases ng bansa by 50% noong 2023 kumpara sa 2022. Sana gumaling na kayo. Merong solusyon. Makinig kayo. Yan ha. Paalala po ito sa atin, agapan ng flu bago po ito lumala. Mahalagang iwasan po natin ang pagkalat at pagtaas ng flu cases dito po sa ating bansa. Maliban po sa paghugas ng kamay, pagsusot ng face mask at pagbakuna laban sa flu, mga ano yan mga preventive measures mga kapuso. Mahalaga din pong malaman kung flu na nga ba ang ating nararamdaman. Paano nyo malalaman kung may flu na kayo? Basta merong dalawa po o kaya naman ay higit pa sa dalawa na sintomas, baka flu na yan. May lagnat at sore throat, ilan na yun? Dalawa na yun ha? Baka flu na. Headache, body pain, sipon, tatlo na yun. Baka flu na rin po yan. Kahit anumang kombinasyon ng dalawa o higit pang sintomas ng flu, mag-bio-flu. Bio-flu. Tandaan, two or more sintomas, baka flu na yan, mag-bio-flu na. Phenylephrine, HCL, chlorpenamine, maleate paracetamol is the generic name of bio-flu. If symptoms persist, consult your doctor. Super Balita sa Umaga!
nationwide. Ang oras po natin, alas 7.49 na po ng umaga. Dumarami na ang mga insidente ng pangjajam sa mga electronic at communication equipment ng mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, tuwing may misyon ng AFP Western Command at Philippine Coast Guard, nakararanas sila ng pangjajam at interference ng kanilang electronic at communication equipment. Ayaw pangalanan ng Philippine Navy kung anong bansa at saan nagmumula ang signal jamming. Gayunman, sinabi ni Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippines na hindi man ito nakaapekto sa mga rotation and resupply mission sa mga sundalo na nakatalaga sa West Philippine Sea. Super Radio! Biyaheng Australia ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos ayon po kay Ambassador Maria Teresita Daza, tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs, DFA. Nakatakdang magsalita ang Pangulo sa harap po ng Australian Parliament kasama po ang 16 pang heads of state. Si Pangulong Marcos ang kauna-una ang Pangulo ng Pilipinas sa magsasalita sa Australian Parliament. Ang pagbisitang ito ay tinatawag umano na Guest of Government Visit. O may tuturing na ring state visit po yan sa bisa po na imbitasyon ni Canberra Governor General David Hurley. Pangunahing tatalakayin ng Pangulo ang strategic partnership ng Pilipinas at ng Australia na pirmahan noong nakalipas na taon. Nakadada namang bumalik sa bansa ang Pangulo bukas Pebrero 29. Muli namang bibiyahe sa Melbourne, Australia ang Pangulo sa March 4 hanggang March 6 para dumalo sa 50th anniversary ng ASEAN-Australia Dialogue Partnership batay na rin sa imbitasyon ni Australian Prime Minister Anthony Albanese. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Palakas ng katawan mga kids, mga mami. Oy, ito na po at para sa mahusay na vitamins na mga kids na magpapalakas ng kanilang katawan. Matatalinong mga bata, mahusay na mga bata at malulusog mga kapuso. Yan, oh. Ito na po, ito ang bagay na bagay talaga sa kanila. Cherry First Syrup Fortified with Zinc. Dahil ang mga mami, di po kayo po apayag sa pwede na. Kaya naman ang Cherifer po ay gumawa ng Cherifer syrup na fortified with zinc. Isa po ito sa mga vitamins made by Cherifer na para sa mga kids. Ang Cherifer syrup fortified with zinc ay lemon-flavored syrup na talagang magugustuhan po ng mga bata ang lasa na may CGF pa, may lysine, may turin at saka zinc. Goodbye sa pwede na dahil ika nga nila pagdating po sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang Cherifer ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa namang uri po ng sakit. Oras, alas 7.52, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. 5S contra dengue. Para makaiwas sa dengue, tandaan lamang ang pagpapatupad ng 5S contra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding places. Pangalawa, self-protect. Pangatlo, seek early consultation. Pangapat, support fogging and spraying in hot spot areas. At panglima, sustain hydration. Iwas dengue tips mula sa WBTV at Department of Health. Naninigan tayo sa ating samahang walang iwana. Maraming salamat for making GMA Radio number 1 ECWB 594 and Barangay LS 97.1 number 1 in Mega Manila for 2023. Ang Barangay FM number 1 sa Baguio, number 1 din sa Dagupa. Ang Super Radio at Barangay FM number 1 din sa Iloilo, number 1 pa rin mapagkakahiwalaan para sa inyo mga kapuso. Alam na raw ni Calvin kung sino si Black Rider. At hawak niya ngayon ang nanay niya doon sa mansyon kung saan papunta si Black Rider. Gusto kong malaman kung sino si Black Rider, pati na rin ang nanay. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Ngayong kasama ka na sa negosyo, wala nang tumutol sa kanila. Betrayal is bound to happen when everyone has a price. Sa lugar namin, kami ang gumagawa ng batas. Overheard 3, Wednesday, 8 p.m. on GFlix, on GTV.
Ayos ba, mga kapuso? Baka ulan, ha? Tindi ng init ngayon. Oy, manaka-naka ang mga pag-ulam. Sige, paulanin mo pa, Pilipinas. Suma sa puso. O yan. Di ba? Dala kayo ng payong. Oy, at saka, syempre, magpalakas kayo ng katawan. Yan. Immunomax food supplement, mga kapuso. Ito dapat lahat tayo, bata o kaya yung medyo may edad na o yung mga adults kung tawagin, mga kapuso, no? Ito pong Immunomax ay gawa po sa CM Glucan na nagmula pa sa Switzerland. Ito po ay available in capsule for adults. Yan, no? Dalawang kahon na maliit na yan. May kulay puti at may kulay berde. Capsule for adults ng Immunomax food supplement. Yung kulay berde niyan po, yun yung capsule for adults Immunomax food supplement 40 variant. Yun namang medyo mataas na kahon na yun, ang kulay orange. Saka yung may kulay berde pa na medyo mababa, no, ha? Yun po naman yung Sera for Kids. Kulay berde noon, yun po yung Sera for Kids Immunomax food supplement 40 variant. Mula po sa aming studio o kahit nasaan ka pa, magandang balita po talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax 40 ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri po ng sakit. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Yung tulong po ng Amerika sa pagapula sa forest fire sa Benguet, kinukonsidera po ng Office of Civil Defense. Oy, madali nyo na yan. Baka kumalat pa lalo yan. Mark Bacalalat, pasok. Super Radio. Kinukonsidera ng Pilipinas na magpasaklolo sa Estados Unidos sa pag-apula ng malawakang forest fire sa Benguet sa coordination meeting na sinagawa sa Kapakinaldo na pag-usapan ni Civil Defense Assistant Secretary Hernando Craig Jr. at mga kinatawan ng United States Agency for International Development ang posibleng intervention ng U.S. sa forest fire. Sabihin kasi nagpapatuloy pa rin ang forest fire na nagdudulot ng malaking pinsala sa kalikasan. Maliban sa OCD, present din sa meeting ang mga kinatawan ng EFP, BFP na nagbigay ng update sa sitwasyon sa Benguet na batid na tumutulong na ang Philippine Air Force sa pag-apula ng grass fire sa Benguet at kinukonsidera na rin ang paggamit ng cloud seeding operations. Ang inyong kapuso, Mark Bacalalat ng GMA, Super Radio, DCWP, dapat totoo. Super Radio! Ang oras po natin, alas 7:56 na po ng umaga, idineklara bilang GMA Network Day ay 27 ng Pebrero ngayong taon sa buong estado ng New York sa Amerika. Ayon kay Joseph Jerome Francia, First Vice President ng GMA International, ito'y pagkilala sa serbisyo ng GMA Network sa mga Pilipino, mga komunidad sa Amerika at sa buong mundo. Ipinabot ni Francia ang lubos na pasasalamat sa pagkilalang ito. Mga kapuso, tayo ay pinarangalan ng Great State of New York nitong pagkilala bilang GMA Network Day itong February 27, 2024. Sinabi ni Francia na dahil dito ay mas inspirado silang pagbutihin pa ang serbisyong totoo. Atin naman dito sa GMA Pinoy TV, GMA International, gusto nating lalo pang ibigyan ng palakihin yung pangalan ng mga Pilipino na nagbibigay serbisyo sa buong mundo sa pamamagitan ng talento at kagalingan nila. Ang tinig ni Joseph Jerome Francia, First Vice President ng GMA International. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Buriki. Melo, hindi lang pala bodeguero itong NFA. Buriki. Pa. Ayan, no? Yan ang... Nabuburiki pala yung mga yan. Yan ang iimbestigahan daw. Oo, ng Department of Agriculture, si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ay nagatas na po na ito'y imbestigahan, mga kapuso. Binenta raw sa mga negosyante. Sa halagang 25 pesos kada kilo na napakamura. Alam niyo yung bigas ng NFA? Magandang klase ang bigas ng NFA, ha? Hindi po katulad ng araw yan. Ha? Yung bigas na yan ay hindi po kinukomersyo. Hindi katulad nung wala nang NFA outlet po ngayon. NFA, ang trabaho na lang, bigay po yung mga bigas nila sa kalamidad. Sa kalamidad, bakit nagkaganito? Sino ito? Binenta to sa mga negosyante. Hindi ako magugulat kung yung mga NFA rice na yan ay makita natin binebenta ng 55 pesos pa rin. Dapat imbestigan, huwag palagpasin yan. Nako. Kasi para sa mga biktima ng kalamidad dyan eh. Yung Secretary. Inagawan pa oh. Oo, Secretary. Ba, masilip niyo po yan. Kinakailangan meron pong matagpas ang ulo po rito. Nag-boom ng buburiki na yan. Kala natin, budigero. Burikero din pala. Buburiki pala yung mga yan. Ay, nakabalikan natin ang ating mga headlines. Presyo ng karning baboy. Posibleng tumaas dahil po sa itinakdang limitasyon sa inaangkat na baboy.
ayon sa Meat Importers and Traders Association. Department of Agriculture, pinaimbisigahan na ang alegasyon na nagbenta ang National Food Authority ng libu-libong tonelada ng bigas sa presyong lugi ang pamahalaan. Expanded centenarian law, hindi pa agad maipapatupad dahil inaayos pa ang implementing rules and regulations ayon po sa National Commission of Senior Citizens. Naantala ang conditional cash grant sa ilang beneficyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, inaasahang maipagkakaloob na ngayong araw ayon sa Department of Social Welfare and Development. Isang pulis na sangkot sa pagkamatay ni Jemboy Baltazar na tulang guilty sa kasong homicide, apat na iba pang pulis, guilty naman po sila sa illegal discharge of firearms. Comelec, naniniwalang mas mainam na huwag pagsabayin ang eleksyon 2025 at plebisito para sa charter change. Pakulong Bongbong Marcos, biyahing Australia ngayong araw, magsasalita po siya sa Australian Parliament. February 27, 2024, idineklarang GMA Network Day sa buong estado ng New York sa Amerika. Parimelo, may pinababati lang si Rowena Salvacion. Weng, palakas ka ha. Jocelyn Pendon. Jocelyn Pendon, nagsaselebrate ng kanyang 61st birthday. Birthday rin ni Anthony Aliwalas po ngayon. Anthony, happy birthday sa'yo. At kay Omar Punsalan, nagsaselebrate din po ng birthday si Omar. Nabati ko ang aking pamangkin. Engineer Rafael Hondonero, kapapasa lang sa congratulations. Congratulations. At sumayo po ang kabuuan ng mas pinalawak, mas pinalakas super balita sa mga nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Del Prado. Balita walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ako po si Joel Reyes Abel. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Super Balita sa Umaga, Nationwide, mula sa pinakapinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Oras at kalahating minuto makalipas sa alas 8 ng umaga. Stabay, saksi sa Double B. Tapat sa balita, yan ang aming anata. Easy Double B, Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyo, totoo. Easy Double B, kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. Easy Double B, Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Easy Double B, serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy Double B, Super Radio. Ang Super Radio Stations Nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Sabi, mahalin mo yung laking malabo ang mata. Kasi hindi yan titingin sa iba. Ako, dadalhin ko siya sa EO. EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. He needs to see na wala nang masihigit pa sa akin. EO, love your eyes. All-day odor protection. Kaya ba ng ligo lang? Ako, naligo plus Rexona. Yung friend ko, ligo lang. Test natin. Umaga, hanggang gabi, ligo lang, kulang. May BO siya. With Rexona, eye school fresh pa rin. Use Rexona after every bath. Communication is key. If communication is key, what is the lock? You need to wait for the passcode. Buong araw? Yes, Rasi! Buong araw? No! This Wednesday, Madami! Kayo ang only one sa puso namin. This is especially for you. Magbabalik ang feng shui. Guys, pareho kami ng damit. Karil naman. It's showtime!
Noong isang araw, kasabay ng paglagda ng Pangulong Marcos dun sa Expanded Centenarian Act, nilagdaan din ng Pangulong Marcos yung pong bagong batas po. Ito po yung tinatawag na Tatak Pinoy Act, mga kapuso. Ano ba itong Tatak Pinoy Act, no? Pinapahalagaan daw po nito ang kakayahan at talento ng mga Pilipino sa pamamagitan po ng pagsuporta at pagtangkilik po sa mga produktong gawa ho sa bansa. Sabi ho ng Pangulo, sa pamamagitan po ng Tatak Pinoy Act, maitataas pa nina nito ang uri po ng produktong gawang Pinoy. Yung bang tinatawag natin, Kati, na made in the Philippines. Ayan. Yung mga produktong ganyan. Para pag sinabi mong made in the Philippines, alam mo na dekalidad yan. Yan, world class. Oo, diba? Maganda. Pwede makipagsabayan. Yes, pwede nating ilako sa iba't ibang panig po ng mundo. Layon din po ng panukala na mapatatag ang ugnayan po ng mga ahensya ng gobyerno at ng pribadong sektor para mapaunlad po yung mga produktong Pinoy at pati na rin po yung mga serbisyo po, mga kapuso. Ang sabi ho ng batas, lilikhain ang Tatak Pinoy Council. Ano ba itong council na ito? Ito'y konseho na maglalatag po ng mga panuntunan at programa na magpapalakas po sa mga lokal na negosyo at maiangat ang kanilang ambag sa ekonomiya ng ating bansa. Makatatanggap din daw ng government support. Yun ang importante. Yun. Government support, Kati. Yung mga industriya para mapalikha o makalikha ho sila ng mga matataas na uri po ng produkto at mapalawak din po ang kanilang mga operasyon. Sa ganitong paraan, sila daw po yung makakaagapay sa takbo ng lokal at pandaigdigang kalakalan. Yan. So mamaya, aalamin natin, lubos nating uunawain ang kahalagahan nito pong Tatak Pinoy Act. Dahil meron tayong makakasama para ito po ay ipaliwanag po sa atin. Oo, lalo na yung mga yung mga maliliit na negosyante, ano, yung mga nage-export, yung mga cottage industry na alam tinatawag. Alam mo, nung araw, ang tatay ko, Kati, ay nage-export ng mga handicraft. O yun, di ba? Meron kaming label na parating nilalagay sa aming mga produkto. Nakalagay itong kulay bilog yan, hugis bilog na maliit na etiketa at nakalagay doon, made in the Philippines. Ayun. Very proud kami ron pag tinatatak namin yung dinidikit namin sa mga produkto namin. Export namin sa Florida, export namin sa England. Ayun. Ngayon, Tatak Pinoy na ba ilalagay? Yun ang gusto nating malaman, no? Lubos po nating uunawain ang batas na ito. Batas na po ito, mga kapuso. Ano? Sa kabuuan po ng ating palatuntunan, si Kati San Gabriel po yan. Sa ngalan po ni Rowena Salvacion at siya naman po si Joel Reyes Zubel. Hanggang alas 9 po kami ni Kati, magkakauntaan tayo sa himpapuwid palatuntunan. Taxi sa Double B! Siyempre, punta mo na natin yung mga reports sa ating mga Super Radio reporters. Pagpapalakas sa senior high school, suportado ng mga pribadong eskwelahan ayon sa TESDA. Report mula kay Tuesday New. Tuesday. Nagsasagawa ng konsultasyon ngayon ng TESDA sa mga pribadong eskwelahan at iba pang stakeholders para sa mga hakbang upang palakasin ang senior high school system sa pamamagitan ng Technical and Vocational Education and Training o TVET program. Sinabi ni TESDA Deputy Director General Rosana Urdaneta na batay sa kanilang mga pagkikipag-ugnayan, bukas sa anya ang mga pribadong eskwelahan sa planong ito. Gayun paman, tinabi ni Urdaneta na ang programang ito ipatutupad muna sa mga pampublikong paaralan. Kahapon ay pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ang mga opisyal ng TESDA, DepEd, CHED at DOLE at inatasang i-reskill at i-upskill ang senior high school upang maging handa mga ito sa pagtatrabaho. Nais ng Pangulo na maglatag ang TESDA, DepEd, CHED at DOLE ng bagong sistema para maisama sa curriculum ang Skills Training Regulations upang mapasubok sa mga mag-aaral ang tunay na sitwasyon sa mundo ng paggawa o ang mga totoong trabaho na posible nilang mapasukan sa hinaharap. Sa pamamagitan nito, maihahandaan niya sila at mapahuhusay ang kanilang kakayahan para madali silang makapasok sa mga kumpanya o trabaho. Sa ngayon, sinabi ni Urdaneta na bumuo na sila ng technical working group na siyang mag-aaral at babalangkas ng kabuuan ng programa. Sa ugnay nito, isa sa ilalim ng TESDA sa pagsasanay ang may 4,000 mga guro para sa mga kailangang skills training regulations na kanilang isasama sa kanilang lesson plan para maituro sa mga mag-aaral at estudyante. Nasa 50 milyong pisong pondo anya ang inilaan ng gobyerno sa taong ito para sa pagsasanay ng mga guro. Ako si Tuesday Sagunyu ng GMA Super Radio DCWB, dapat totoo. Taxi sa Double B! Samantala, pamalang panlunsod na Marikina, may person of interest na po o may persons of interest na sa likod po ng hacking sa kanilang FB page. Alamin natin ang balitang yan. Wala kay Mark Makalalan. Mark, pasok.
dalawa hanggang tatlong individual ang tinuturing ng Marikina Local Government within the Persons of Interest o POI sa hacking ng kanilang Facebook page. Sa panayam kay Marikina Mayor Marcy Teodoro, kanyang sinabi na target ng naturang mga individual na i-disrupt o guluhin ang pagbibigay ng serbisyo ng LGU. Base sa kanilang investigasyon, na pag-alaman na dating Tagaloob o may connection sa LGU ang mga POI. Sa ngayon, maliban sa local police, nakipag-ugnay na rin sila sa PNP Anti-Cybercrime Group para sa pagsasampa ng kaso. Samantala, gumawa naman na ng bagong FB page ang Marikina PIO na pinangalan ng Taga Marikina Ako para sa paglalabas ng mga anunsyo at impormasyon sa publiko. Excuse me, Mark, may hugot ba yung sinasabing mga nag-hack at ang hinalay Tagaloob dati? Mm-hmm. Hindi na pangalanan ito kung mga individual na ito. Magkagawin man, nagkaroon kasi ng investigasyon dito sa hacking o cyber attack kung tawagin ng Marikina LGU at napag-alaman nila na merong koneksyon doon sa loob itong mga individual na ito. Kasi oo, kasabay ng pagkakahack sa ano sa Marikina website, City Hall website, yung Coast Guard website natin, Kati, na-hack din. Oo, na-hack din kamakailan. Alam mo naman, pag na-hack yung Coast Guard natin, alam na natin kung sino suspect. Sino? Sino ba yan? The usual suspect, di ba? Kasi sino ba ang tinik sa lalamunan ng Coast Guard? Di ba yung mga Chinese Coast Guard din? Ayun nga, mahirap dito. Meron na tayong hacking sa international, may local hacking pa tayong nagaganap. Kaya kinakailangan talaga pagtingin yung pagbabantay natin sa cyberspace no, nang maiwasan itong mga hacking na ito. Ang inyong kapuso, Mark Makalala ng GMA, Super Radio, DCWB, dapat totoo. Alright, thank you very much. Tayo pa yung magbibigay daan sa ilang mga paalala. Oras po natin, 12 minutes makalipas ang 8:00 po ng umaga. Radyo na! TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! Pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, Orly Trinidad, Melo del Prado, Joel Reyes Zobel, at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZWB at WBTV. Get lucky with the year's grandest event, Bingo Plus Night 2024. Get a chance to win 50 million pesos total jackpot prize. 10 million per round. One from 50 VIPs will win one Nissan Terra worth over 2 million pesos. Share the love. Share the love with your favorite stars. Bingo Plus Night 2024. March 1. Watch it live on Bingo Plus, Viva Artist Agency, and Viva Film Facebook and YouTube. Broadcasted on GTV. Nido Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Ngayong kasama ka na sa negosyo, wala nang tumutol sa kanila. Betrayal is bound to happen when everyone has a price. Sa lugar namin, kami ang gumagawa ng batas. Overheard 3, Wednesday 8 p.m. on GFlix, on GTV. You're watching WBTV, on GTV.
Sergeant Jerry Maliban po ay napatunayang nagkasala lang po sa homicide. Hindi po napatunayang pinlano niya yung paraan kung paano niya gagawin yung krimen. Yung pag-putok niya ng barel, ginawa lamang niya nung nakita niyang mag-e-escape na ho yung biktimang si Gerald Jemboy Baltazar. Ito ay magsisilbing reminder at eye-opener sa ating mga kapulisan na kapag hindi po kayo susunod doon sa mga umiiral po ng mga police operational procedure with respect to proper approach sa mga inaaresto po natin, you will suffer the same fate as what happened dito po sa mga police natin. Narito muna ang DCWB bagong-bagong balita. Cloud seeding operations sa Region 2 na apektado po ng El Nino. Naging matagumpay ayon sa Department of Agriculture. Tulong ng Amerika sa pag-apulaan sa forest fire sa Benguet, ikinukonsidera ng Office of Civil Defense. Presyo ng karneng baboy sa Palawan nagsitaasan kasunod po ng kakapusan ng supply po nito. Pagsasamantala umano ng mga lokal na opisyal sa ayuda programs ng Department of Labor and Employment at ng Department of Social Welfare and Development, iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, tinanggi na nakatanggap siya ng mga baril mula kay Pastor Apollo Kibuloy. At dalawang suspect sa online na pambubugaw sa ilang menor de edad sa Hinuog City, Misamis Oriental at Dipolog City, Zamboanga del Norte, arestado. Yan mga kapuso, mga balitang ang mga development. Abangan nyo po sa mga susunod pang palatuntunan ng Super Radio DCWB. Nasa linya natin mga kapuso, si Ginoong Danilo Fausto, ang Pangulo po ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Ginoong Fausto, magandang umaga. Si Joel, si Cathy. Good kamusta morning. Po kayo? Magandang umaga, Joel at Cathy. Thank you for having me. Opo, salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Tatak Pinoy Act. Ano initial reaction po ng industriya po ng pagkain dito po sa batas na ito? Napakagandang batas 'yan, Joel, at matutuldukan na talaga yung pagnanasa natin na ma-improve yung ating quality, ating brand. Matutulungan at yung DTI at Department of Agriculture ay ginagawa ng pilit para mapaganda ang ating export product kasi bumaba ang ating export, may negative trade balance tayo. Kailangan talagang pursigihin ang ating export. Kaya lang, ang aming kinababahal, hindi ko pa nakikita yung pinaka-detalya ng batas. Pero the details, yung devil is on the details and implementation. Kasi may marami tayong mga batas na napasa, pero pag-implement, medyo kinakapos. Ano? Kaya minsan, gagawa ng implementing rules and regulation, yung implementing agency, nababago yung spirit ng batas. Ano? Kaya nagagalit minsan ng mga mambabatas. Sana dito, meron tayong oversight at tutukan talaga ng mga mambabatas na yung kanilang na pinasang batas ay nagagawa at nai-implement ng tama ng mga agency, Joel. Opo, sir. Danny, ano ba ang pangunahing dahilan kung bakit mababa po yung ating exports? Saan ba nagkulang? Ano ba yung may problema ba tayo sa quality? May problema ba tayo sa presyo? Baka mahal ang presyo natin. Kulang ba ng suporta? Kulang ng suporta sa gobyerno. Marami tayong mga dahilan,
For example, yung labeling lang, ano, isa sa mga simpleng bagay. Pagka tayo nag-i-import, kunyari, from Middle East, kailangan yung product na pumapasok dito, naka, yung ati, sorry, pag nagpa-export tayo, kailangan sa Middle East, na merong label na Middle East yung wording, ano, yung pag sa ibang bansa, pag Japanese or Korean, dapat may Korean language yung ating label. Samantalang pag nag-i-import naman tayo ng product, dapat i-require natin na yung pumapasok sa atin, may Tagalog, ano, sa label, para makatabla tayo. No? Yung ating problema sa logistics, sa shipping, yung ating supply chain. For example, meron tayong kontrata sa durian sa China. Wala tayong supply ng durian. Meron tayong mga kontrata sa banana chips. Wala tayong saba, no, na banana. Yun ang mga nagiging problema ng ating mga exporters. Ano? Mm-hmm. Dapat na address at saka yung quality, yung branding, yung packaging, how it is handled, yung good manufacturing practices, dapat na susunod. With that law, perhaps baka makatulong at maalalayan yung ating mga exporters para mapataas yung ating volume of export. Yun ang mga nagiging problema, Joel. Mm. Okay, sa inyo po bang, Hanay, meron po bang naging konsultasyon tungkol doon sa batas na ito para po meron po kayong input kung ano yung dapat gawin, lalo na pag gagawa ng implementing rules and regulations o yung IRR? Siguro sa implementing rules and regulations, we would like to be invited, ano, para naman masama kami. Dito sa batas, basic naman to para sa improvement ng ating product. Wala naman kami, hindi naman kami naimbita. But as it is, napakaganda ng batas, ano? Dahil it increases, no, na-incentivize ka para pagandahin ng iyong kalidad, ano? Para makalaban tayo sa market. So, I don't think that need to be, you know, debated upon. Kailangan talaga makalaban tayo at makapag-export ng marami. Yung ating matutulungan yung ating durian, okra, yung ating ube, yung ating banana, mango, yung Philippine mango natin, ma-protection na natin, ang seaweeds natin, yung kalatsinan, yung mga yan na mabibigyan ng pansin at matulungan ng mga gobyerno na pwedeng tumulong at Tsaka ano, Kat, ano, ha, yung ating mga, ano, yung ating, well, nabanggit ni Sir Danny rito kanina, yung ano, yung durian. Alam mo, iba lasa ng durian natin, ha? O, pasensya na po mga kapuso, hindi kasi ako kumakain ng durian. Bakit hindi ka kumakain ng durian? Hindi ko kaya. Hindi, iba-iba yan, eh. Iba-iba. Yung iba talaga, pero hindi nila nagugustuhan. Pero Kat, ano, natikman ko yung durian ng Thailand, natikman ko yung durian ng Vietnam. Masarap talaga durian ng Pilipinas. Ah, talaga? Masarap talaga. Sabi nila creamy daw, eh. Oh, tsaka medyo may angas. Iba yung ano, iba yung dating talaga ng durian natin. Tapos yung mangga natin. Ayun talaga. Iyon ang pinakamasarap na mangga sa balat ng lupa. Ipinagmamalaki ko yung mangga natin talaga. Kasi natikman ko na rin yung sa ibang bansa. Ano, Ginoong Fausto, no? Masarap talaga yung mangga ng Pilipinas. Pero kung tatatakal mo, kasi inunahan tayo sa Amerika, merong Manila Mango galing ng Mexico. Yung mga Mexican mango dun. Mapakla po, eh. Mapakla. Naunahan tayo. Parang ano, apple mango yun, eh. Oo, medyo mapakla yung mangga nila, eh. Pero pag nilagyan mo ng tatak Pinoy, o hindi, matatabla natin. Taunahan tayo sa pag-rehistro ng pangalan sa Amerika. So itong batas is siguro more than the marking, Sir Danny, siguro. Talagang we have to improve on the quality, no? Yes. Yung kalidad do talaga ng produkto. At kailangan ba ng government support doon? Of course, yung mga technology, digitalization, yung mga packaging, tapos yung pag-promote abroad, ano, sa mga trade fairs, yung ating mga trade counselors abroad, mailabas talaga yung ating yamang pukit, yung turmeric, yung mga yan, ano, marami tayong mga produkto, hindi lang kasi nakaasa tayo sa coconut, banana, pineapple, ano, meron tayong ibang mga products pa na uubrang napakaganda, kalamansi, yan, ano, na po pwedeng i-export at palakihin ng export, kaya kailangan ng tulong, kaya lang, sabi ko nga,
yung ating batas na tatak Pinoy, dapat maliwanag saan manggagaling yung pera, pantulog yan, at sino ang accountability niya, sino ang mag-implement, at matutukan at mamonitor if really the law is being followed to the letter. Kamukha nung ating batas na sagipsaka, yung mga pamimili ng gobyerno sa magsasaka, dapat wala ng bidding and then sa sagipsaka law. Pero ang do sa implementation, ang dinifying yung farmer, yun lang nagtatanim ng crops. Eh, paano yung mangingisda, yung mga baboy, manok, itlog, yung aming dairy, doon ako sa dairy kasali. Kailangan ibibid pa, no? Eh, nasa batas naman, basta produce locally ng farmer, eh, ano tawag mo sa mangingisda, sa mga manok? Hindi naman car manufacturer yung mga yan. Eh, yan eh. They have to be defined pagdating sa implementation. Nagkakaroon. Kaya sabi ko nga, the devil is in the details at implementation. Kailangan. Mm-hmm. Okay, sabi niyo po, isa sa mga nakita niyong problema, yung logistics pagdating dun sa mga agricultural products sana na pwede nating i-export. Eh paano po yun? Kasi dito pa lang, ngayon, sa local farmers natin, mm-hmm. eh kaya nga po nagkakandabulok yung mga crops nila dahil po kulang sa tulong din sa logistics. Yes. Oo, so yung sa atin po, hindi natin matutukan eh, yung supply natin. Paano pa po kaya natin gagawin yun? Meron lang tinayo yata si Secretary Laurel na sa logistics group. Ano? To, kasi we are a nation of islands, we're a archipelago. Ganon din yung mga i-export natin, naghihintay tayo ng porko from abroad, papasok dito, i-load mo yan para ano, eh hindi naman tayo nag-iintay tayo ng matagal para tayo makapag-ship out. Ano? Kailangan punuin yung barko. At mas mahal talaga yung ating shipping. Mas mahal, sinasabi nga nila, mas mura pang mag-import from India at saka Thailand sa shipping rather than Mindanao to Manila. Ano? So kailangan solusyonan yung problema ng logistics, yung delivery, yung mga trucking, shipping, at warehousing, yung post-harvest facilities, cold storage, cold chain. Well, nakikita naman nila yan eh. Nakikita yan ng ating mga opisyal, pero kailangan talaga pondo at para matutukan yung post-harvest facilities, pag-package. Pati ating mga gulay, dapat kina-classify yan, yung magaganda, yung medium, large, ganun din yung itlog. Kasi tinatalo tayo ng mag-i-import, iba smuggled pa, napakaganda ng mga itsura. Eh kailangan yung packaging, kaya nga yung post-harvest is very critical. So malaki lang, ito minsan, yung tatak Pinoy. Malaki maitutulong ng packaging, Sir Danny, no? Kasi yes. Minsan, oy, ganda ng packaging, mabili nga ito. Oh. Yan, oo. Mapapaganda niya ng bentahan ng mga produkto natin. Pero Sir Danny, siguro this is somewhat related ano ah. Ewan ko lang maghihiwalay lang ako konti doon sa ating pinag-uusapan tatak Pinoy. Pero ano, may issue tungkol sa pagtaas daw ng presyo ng karne ng baboy, Kati, kasi hindi ko lang kung pwede natin tanungin kay Sir Danny ito. Total, nasa Philippine Chamber of Agriculture po kayo. Yung pagtaaso ng presyo ng baboy dahil may mga dagdag na panuntunan daw po ang pamahalaan tungkol po sa minimum access volume. Tataas ba presyo ng baboy? Eh, ang balita ko kasi namin, nalilito kami ha. Last year, oversupply. Filled to the raptors daw yung ating karneng baboy sa mga ano, sa mga facilities ngayon. Dalawa yung isyong ibinigay mo, Joel. No? Isa yung minimum access volume, isa naman yung lack of supply sa ibang island. Yung lack of supply sa ibang islands, yan yung dalawa yan. Yung minsan, may mga local government units na stricto no, sa shipment, ano, yung shipping permit, dahil pinoproteksyonan nila yung lugar nila sa African swine fever. So, patapos, ang hirap i-move ng mga product from Mindanao or those producing regions to that region na walang baboy, ano? That's the first issue. Logistics at saka yung local government policies. Iba-iba policy nila, even barangay, they strictly yung minomonitor yung coming in and coming out not only of pork but also of chicken, ano? Na
because of that, nagkakaroon ng disruption yung delivery sa pag-supply. The other issue is minimum access volume. Puntahan natin yung baboy. Ang minimum access volume in quota requirement ng WTO is about 54,000 metric ton. Yan ang in quota. Okay. Outside of 54,000 metric ton, out quota na siya. Mas mataas yung kanyang taripa. Mm-hmm. Mas mura yung in quota. However, year in, year out, for the past several years, we've been importing around 600,000 metric ton. Uy! Ang layo, ah. And so, import the 54,000 is less than 10%, which is the in quota. Pag tinanggal mo or sinuspend mo yung in quota, which is less than 10%, wala akong nakikitang dahilan na maepektuhan ang presyo. Okay. Ngayon, kasi yan, 3 decades ago, ipinangako natin yan sa WTO, sa ating mga partners na we will buy 54,000 metric ton na mababa ang taripa. That was 3 decades ago. Ngayon, 600,000 metric ton ang average natin. So, wala lang saysay yung 54,000 na pinangako mo dahil taon-taon naman, bumibili ka ng 600,000 metric ton. Mm-hmm. Which is, sabi ko, kung isususpend mo yan at aalisin mo, hindi pa naman ginagawa, walang epekto sa presyo dahil they will buy anyway. With 600,000 metric ton, useless yung maging minimum access volume for now. It is outdated. So, pinangako natin yun. So, binibili natin, which is more than 10 times what promised. Mm-hmm. So ano po itong sinasabing pagtataas? Spekulasyon po ba ito? Ano yan? Meron kasing konting galaw dyan sa minimum access to sa in-quota. Hinahanap buhay minsan yan ng ating mga kaibigan ng mga importer na nanakot na pagkaya ni tataas ang presyo. I don't see any reason how. So hindi ho dapat tumaas ang presyo? Hindi dapat. Sila mismo, mga importers, they admitted during tariff hearings, commission hearing, na yung pag nag-import sila, wala na sa control nila pag ipinasa nila sa middleman at saka sa retailer yung baboy, no? Kasi, kunyari, napasok nila, say for example, at 100 pesos per kilo, pinasa nila sa trader, yung mga trader, hindi naturally bumababa ang presyo sa retail dahil yung retail natin, hindi naman nagbabago presyo kahit ibaba mo taripa. Ganun pa rin. Kaya nga po eh. Sino ba nakikinabang dito, Sardani? Yung middleman. Na naman. So, sasabihin ng mga importer, tataas ang presyo. Paano tataas ang presyo? Hindi nyo naman kontrolado yung middleman at retailers na nagbebenta ng baboy. Kayo na umamin na pag nagpasok kayo ng baboy, yung kuha nyo kahit mura dahil mura ang taripa, pagpasok sa middleman, parehas pa rin ang presyo. Mm-hmm. So, ating mga, hindi nagbabagong presyo ng baboy natin at manok. Mm-hmm. Therefore, hindi nakikinabang ang mga consumer doon sa pagbaba ng taripa. Ang nakikinabang, yung mga nasa gitna. Alam mo yung mga natutunan natin, Kati, sa economics subject natin, economics 101, yung tungkol sa law of supply and demand. Diba? Pagka maraming supply, alam natin na bababa dapat ang presyo. Pero saan katerba supply natin? 600,000 metric tons pala a year. Ang ini-import natin. Tapos, may local pa. May local pa na pinapatay dahil nga sa importation, namamatay dahil sa importation. Pero ganun pa rin ang presyo pagdating sa consumer. Yes. Mahal pa rin. Totoo. Yun ang sinasabi natin. Kaya yung sinasabi ng mga importer na yan, natataas ang presyo. Sa akin, personally, hindi totoo yan. Ayaw lang nilang mawala yung privilege nila na mababa yung taripa na babayaran nila. Pambira naman. Parang asukal yan at bigas ang nangyayari. Sir Danny, baka pwedeng gawa ng paraan naman ito ng grupo ninyo at saka ng gobyerno. Yes. We have a meeting with Secretary. Every month, we have a meeting with the Secretary. Kami nagrekomenda ng January, tingnan at reviewin yung minimum access volume. Kamukha sa manok. Sa manok is only about 23,000 metric ton ang ating minimum access volume. Pero ilan ang pinapasok natin dito? Ang pinapasok natin, 450,000 metric tons. Ang layo na naman. Kita mo yun? Sabi ko, kahit natanggalin mo yung wala pang 5% yata. Ipapasok pa rin ang manok. Mm-hmm. Wala namang 5% yung ating in quota. Diyos ko, mga kapuso. Wala dapat sa mais, ganun din.
Yung mais, ang laki-laki din, no, times 3, times 5 yung ating ini-import. Isang multinational company lang nakikinabang. 80 to 90% kinokontrol niya yung minimum access volume dahil mababa ang tarifa. Siya lang nakakakuha. Eh, hindi naman na ipapasa sa mga, kapag nag-import ka ng mais, dapat mababa ang tarifa, pababa dapat ang cost ng ang feed. Ang presyo ng pagkain. 60% ng feed, eh, corn. So, 70% naman ng pagkain ng manok, eh, feeds. So, kung 60% at tapos ang natipid mo ay say for example 30%, dapat 18% ang binaba ng presyo ng feed. Pag pinasa mo sa manok, dapat mga 10 to 15% bababa ang cost of input ng manok. Eh, hindi nangyayari 'yon. Sige, Sir Danny, siguro hindi lang ito huli ang huling pagtatalastasan namin sa inyo para ho malaman natin ang dulo po nito at magawa ng paraan sa lalong madaling panahon. Kasi ako, nagtatanong ako, Kati, kailan ba gugunawin ng Panginoon itong mga walang niyang ito? Parang sila lang nakikinabang. Lagi na lang eh. Sila lang nakikinabang itong mga middleman, Diyos ko. Anyway, Sir Danny, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Maraming salamat. Thank you. Good morning. Thank you. Si Ginoon Danny Danilo Fausto, Pakulo po ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Middleman na naman. Oo. Yun ganyan na naman. Sa, traders na naman. Ganyan din sa asukal, ganyan din sa sibuyas noon, di ba? Tapos ilan lang tao yan? Kati, sabi nga ni Sir Danny, corner no. Oh, ating pagkain. Yung mais daw, isa lang 80% ang kontrolado. Sipin mo 'yan. Sus Mario, sige. Standby lang mga kapuso, magbibigay tayo na tayo sa ilang mga palasyo. Tatawagin ba natin si Mau? All right, puntahan natin si Mau de la Cruz. Magulong Bongbong Marcos, paalis na po patungo Australia. Eh kinabukasan din pala balik ni presidente. Mau, pasok. Mau? Nasa video mo. Ay, parang Jovel, ano, paparis na nga itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungo sa Canberra, Australia, ano, bilang panauhin o bisita ng Australian government mula ngayong araw hanggang bukas ito. Pero bago umalis ang Pangulo, parang Jovel, nabanggit nga nito na pag-aaralan mabuti at umaasa na makabuo na magandang solusyon kung isasabay ang usapin ng plebisito sa national election sa susunod na taon. Sabi ng Pangulo, pinag-aaralan mabuti dahil kung iwala yung eleksyon at saka yung plebisito, parang lalabas dalawang eleksyon yun, ano, at napakamahal. Baka maaari daw kung isabay na yung plebisito sa lokal na eleksyon na gagawin sa susunod na Mayo o susunod na sa Mayo ng susunod na taon. Malaking bagay yun at malaking savings para daw sa atin. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA Superradio, DCWB, dapat totoo. Oy, oras mga kapuso, alas 8:38, radyo na! TV pa! Ortesia na! Disiplina pa! We're super grateful and happy dahil GMA Radio ang number one for 2023. Number one AM station ang Super Radio DZBB at number one FM station ang Barangay LS. Maraming salamat mga kapuso. Want that K-pop glow? Try new Rexona Vitamin Bright with super antioxidants, super bright glow, and up to 72 hour freshness. Dancing all day, still bright and fresh. Glow super bright with unstoppable freshness. New Rexona. Alam na raw ni Calvin kung sino si Black Rider. At hawak niya ngayon ang nanay niya doon sa mansyon kung saan papunta si Black Rider. Gusto kong malaman kung sino si Black Rider, pati na rin ang nanay. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Ansabi mo? May komento ka ba sa iba't ibang napapanahong issue? Ansabi mo? I-comment na yan sa Balitang Hali Facebook page. Chloe, stop! Huwag mo kong susumukay, Angela, please. Papakamatay ako. Bakit may nahal ka ng asawa ko? Ikaw ang babae ni Bernard. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Music.
lang na pagkakamali nila. Ikaw, hindi ka lang makakabalik sila. Nakulong lang sila ng 4 na buwan. Makakabalik sila sa pamilya nila. Pero ikaw hindi na. Talagang masamang-masama loob sa mga pulis na yan. Nung makita ko yung tama niya sa mukha, lalo akong naghinakip. Lalaban at lalaban tayo. Hindi po kami susuko. Ang kaya namin, kahit sa huling hininga namin mag-asawa, lalaban at lalaban kami. Itong desisyon ngayon ay sa tingin ho namin hindi sapat dahil meron mga kalaya na mga pulis. Marami po tayo nakita ang mga areas or arguments dun sa desisyon na pwede pa din natin i-argue on appeal. Their mandate is to protect and serve our citizens, but they should do it with self-restraint. Yung ating mga police ay nandyan para protektahan tayo, hindi tayo saktan. Sumalubong? Sumalubong? Counterflow? Oh, nag-counterflow. Sumalubong. Sinalubong yung mga truck. Yung mga trailer lakas truck na ang lakas talaga ng loob. At pinasok yung Alex. Ang nakakapagtaka. Paano nakapasok? Paano siya nakapasok? At paano siya nakawala? Nang hindi buhay. Man lang nahuli. Hindi nga, man no? Lang inuli ng Alex. Walang humuli. Ang kinakatwiran ng NLEX, hindi ako nagkakamali dahil hindi daw enforced. Ayan, nakikita nyo mga kapuso. Pinasok po ang NLEX, ayan. Sinalubong po yung mga truck. Buti hindi ho siya nadisgrasya at wala siyang nadisgrasyang ibang sasakyan. May truck po. Nagulat lang ako dahil nakawala ito, Kati. Nakawala. May toll yan eh, sa umpisa at sa huli. Yun nga, tsaka wala ba silang camera dyan? Diba, ang gagaling nila manghuli pagka overspeeding eh. Oo, may nakaabang dyan eh, nakahinto eh. Diba, tapos ito, pumasok ko, sinalubong yung anak ng kamoting buhay naman ito. Kamote nga. Kamote rider po ito, mga kapuso. Dahil nangyari po yan at nakawala po yung suspect na yan, hindi ho tayo magugulat kung may gumaya niyan. Ayan, gumigit na pa talaga. At meron pang mangyaring ganyan sa NLEX, okay, mga kapuso. Huwag niyo pong gagayahin at hindi delikado po. Hindi daw enforce po yung sinasabi nila. Ano ba yun? Yung no contact apprehension. Wala. Sabi ko, takot tayo dun eh, di ba? Ang mahal-mahal na singil sa NLEX. Asan yung mga camera dyan, di ba? Oh. Yung mga overspeeding camera. Hindi ba dapat pumasok na ganyan, dapat inaabangan na, sandali. Dapat meron na kaagad patrol. Oh, di ba yun ang sabi sa atin eh, di ba? Ganyan. Tapos ganito, mga kapuso, nakawala yung ogag na yan na muntik na makadisgrasya, mga kapuso. Taxi sa Double B! Punta muna natin to, Kati. Malaking programa sa pagsisimula ng Fire Prevention Month. Dahil ang daming sunog. Wala pang Marso, ang dami ng sunog. Isasagawa po sa Maynila. Report mula kay Manny Vargas. Manny. Ingat. Pinaghahanda na nga ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang kick-off ceremony para sa Fire Prevention Month sa Biyernes. Ngayong umaga, napuno ng emergency vehicle sa iba't ibang ahensya sa pangunan ng Bureau of Fire Protection ang Independence Road sa harap ng Quirino Grandstand para sa magaganap na parada bukod sa units ng BFP. Kasama rin sa mga paparada sa Biyernes ng hapon ang mga kinatawan at emergency vehicles mula sa Department of Public Works and Highways, Department of Information Communications Technology, Sandataan Lakas ng Pilipinas, Philippine Coast Guard, mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Ayon kay BFP spokesperson Fire Senior Superintendent Annalyn Atienza, ito ay dahil sa kasama silang tumutugon sa panahon ng kalamidad, hindi lamang sa mga sandali ng sunog. Kabilang din dito ang banta ng pagbaha, paglindol kung saan may panganib din ng sunog at iba pa. Bukod sa mga fire volunteer na malaking tulong, mga DRRMO o Disaster Risk Reduction Management Offices ng mga lokal na gobyerno, naririto rin ang grupo ng Meralco na responsable naman sa kaligtasan ng mga pamatay sunog na rumiresponde tuwing may mga insidente ng sunog. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB.
Dapat, totoo. Taxi sa Double B! Samantala, pamalang panlunsod po ng Iloilo. Naghahanda na po sa epekto po ng El Nino. Alamin natin ang balita ng malaki Ivan Aguana ng Super Radio Iloilo. Ivan, pasok! Ivan! Ivan! Joel, pinaghahandaan sa ngayon ng Iloilo City Government ang maaaring mag-epekto ng El Nino phenomenon dito sa lungsod. Sa parehan ng GMA Super Radio Iloilo kay Darwin Papa ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO na mayroon ng mga implementing measures na ginawa ang iba't ibang departamento ukol sa El Nino. Dagdag pa nito na kanilang inaasahan na tataas pa ang heat index sa buwan ng Marso, April at Mayo kung saan maaaring ding makarecord ng kaso ng heat stroke. Ayon kay Darwin Papa na masa pinaga pa ang pagdidilig ng mga halaman na nagbibigay kulay sa paligid ng lungsod. Minomonitor din ang mga community gardens at patuloy na minomonitor ang mga deep wells. Ako, si Ivan Aguana ng GMA Super Radio Iloilo. Nag-uulat para sa GMA Super Radio DZBB na patotoo. Super Radio DZBB! Mga militanteng grupo hinarang ng mga pulis sa IBP Road. Flash report hatid ni Alan Gatos. Alan. Nagkakainitan na ngayon ang mga militante at ang mga pulis dito sa bahagi ng IBP Road. Malapit na ito sa batasan na complex kung saan hinarang na ng mga pulis yung mga nagmamarcha na mga militante na gustong makapwesto sana sa South Gate nitong kamara. Pero dahil nga ang pinabanggit nitong si Colonel Castillo, ito yung station commander ng Station 6 ng QCPD, walang permit. Kaya hindi pinayagan na makapwesto sa South Gate. Kung kaya't nung subukan muli na magmarcha dito mga militante mula sa may bahagi ng President Corazon Elementary School, ay hinarang na sila ng mga miyembro ng Crowd Dispersal Management Unit ng QCPD. Kaya ito ay nagkakaroon na ng napakabigat na dali ng trapiko dito sa bahagi ng IBP Road. At sinusubukan na mamando pala yung dali ng trapiko kahit na mayroon na harangan sa pagitan ng mga pulis at ng mga militante dito sa bahagi ng IBP Road. Ang binabanggit dito si Colonel Castillo, i-disperse nila anumang sandali itong mga ito kapag hindi sila umalis sa gitna nitong kalsada sa bahagi nitong IBP Road. Sa ngayon, patuloy pa rin yung sigawan, hindi negosasyon eh, sigawan sa pagitan ng mga pulis. Excuse me, Alan. Anong pakay nila dyan? Anong kanilang sinisigaw dyan? Ang isa sa mga naman ng kanilang mga protesta rito ay yung dagdag sahod. Panawagan na dagdag sahod isa batas para nang sa ganoon ay makinabang yung mga pangkaraniwang manggagawa na sumusweldo ng minimum na sahod. At usapan na rin natin yung, yung dagdag sahod. Kasi sa House of Representatives, di ba, Kati, mayroong panukala doon. 150 to 350. Hanggang 350, Kasi nga sabi nga ni Speaker Martin Romualdez, yung pinasa ng Senado, masyadong maliit. Yung 100. 100. So sabi ni Speaker, baka pwede natin trabahuin yung mas malaki na dagdag aumento. So ito yung kanila sinisigaw dyan. Ito yung sinisigaw nila dyan dahil sa hanggang sa ngayon, wala pa naman talagang malinaw at totoo na gumagalaw na nahabang sa kamara para sa pagsasabatas o pagpasa ng dagdag sahod. Ang may malinaw na gumagalaw sa ngayon ay yung sa bahagi ng Senado. Kaya ito yung panawagan nila na kumilos na kaagad itong bahagi ng kamara para masimulan na yung pagpasa para sa dagdag sahod. Ito, naku na, nagkakatulakan na, tinutulak na ng mga CDM. Itong mga militante, ang order ay mukhang i-disperse na, gumagalaw na. Yan, forward ang order ni si Colonel Castillo na station commander ng QCPD Station 6. At titignan natin dito kung ano yung mga susunod na order pa rin, forward, i-disperse na. Pero excuse me ulit, buti may ano dyan, may nakahandang mga pulis ka agad dyan, dispersal unit. Dahil sa mga nakalipas ng mga linggo, sunod yung mga protesta dito sa bahagi ng kamara. At kaya ito yung talaga ng mga pulis dito sa bahagi, paligid na ng kamara. Ito, mga force na ito ay patuloy yung order na tulak para nang sa ganoon
ay balik first ito na do. Pero ang nakikita natin dito tulak lang, wala tayong nakikita na mga pamalo o yung batuta itong mga pulis na ngayon ay tumutulak dito sa bahagi ng mga militante sa mga orsa. So panuloy ang order nito si Colonel Castillo para i-disperse. O ito, nakakatulakan. Mahalma na, pumapalag na yung mga militante. Ayaw umalis dun sa kanilang kinupupestuan kahit nakakatulakan na sa mga oras na ito, no? Ako, Lan, baka magkasakitan, ha? Oh, ingat ka, Lan. Oo, ito. Ang nakakalungkot dito, yung mga CDM unit. Wala bang makausap, ni Pinuno sa, ano, sa mga nagrarally? Napaunahan din. Nasa gitna din. Ang binabanggit nga nila, ito ang nakakalungkot dito, yung mga CDM, yung mga pulis na nasa CDM, may pawang karamihan, mga babae, ha, yung nasa unahan. Ha. Ang nakakalungkot lang dito, kung magkaumangan dito, unang masasaktan itong mga nasa gitna. Wala, ayaw matras itong mga militante sa mga oras nito dito sa bahay nito. Bahagi ito kay BP Road at talagang nagkakaroon ng batigasan dito sa pwesto ng IBP Road. Mamaya, Alan, magbabalik pa tayo, no? Alan, hindi na madaanan yung IBP kasi mukhang sinakop na lahat, ano? Nadadaanan naman pero isang linya lang, ito lang, isang linya lang yung nadadaanan sa mga orks na to, pero napakabigat na ng daloy ng trapiko sa mga orks na to. Nagkakasigawan pa rin dahil nga sa nagkakatulakan, hindi natitinag yung mga minibutante sa kanilang kinapupwestuhan. Ang tumutulak ba naman, puro mga babae, mga pulis, hindi lang natin alam kung saan abutin na itong itong nangyayari ngayon na bahagi nito. Ito nakikita lang natin, ito sina Jerome Adonis, Secretary General ng Kilusang Mayo 1, nakikipag-usap dito kay Colonel Castillo sa umay dito sa nangyayari na ito, no? Ang binabanggit nila, hindi sila pwede magprotesta dahil wala silang permit. Nag-uusap. Sige, balikan na namin, Alan. Mamaya, babalikan pa natin kung ano yung mga nangyayari pa dito sa bahagi ng IBP Road. Ako sa Alan Gatos ng GMA Radio TV sa WB. Dapat totoo. 7 minuto bago sumapit ang alas 9. Radio na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Communication is key. If communication is key, what is the lock? We need to wait for the passcode. Buong araw? Yes, Rasi! Buong araw? No! This Wednesday, Mother Beep! Kayo ang only one sa puso namin. This is especially for you. Magbabalik ang Feng Shui. Guys, pareho kami ng tamin. Real naman. It's showtime! Ngayong Miyerkules. Hello, Nay. Yes. Kilala mo na siguro kung sino ako. Ano ang sa nanay ko? Tandaan mo. Bawat minuto na sasayang. Ang kapalit ito, buhay ng nanay mo. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Mag-audition off for The Clash, Tanghala ng Kampiyon, and The Voice Kids. Open to all solo singers 7 years old and above. March 2 and 23 sa GMA Network Studios at March 9 sa Cebu City. For more details, follow Sparkle Auditions official accounts.
Eto, Cathy, oh, marami na nagte-text sa atin. Baka gwardiya po ng NLEX yung pumasok po na nakamotor. Ay, hindi pa rin dapat naka-counterflow. Oo, hindi. Hindi daw niya hinuli yung sarili niya. Oo, actually, sinasabi rito ng mga nag-text sa atin, madali daw pumasok sa NLEX kasi nga may party daw dyan na may mga bakod na binutas mismo. Ay, ng mga tao para makadaan daw yung mga motor. No? Eh, dapat talaga isara yan. Oo, dapat isara. Sinasabi lang natin kasi hindi rason ba o hindi palusot yung hindi mabantayin yung buong ano yung buong stretch ng NLEX kasi number one, malaki singil. Number two, wala ba silang facilities sa dapat yan at the very least meron ka monitoring. Oy, may pumasok oh. Oo, tapos susundan na dapat yan. Sundan agad yan. Meron kaagad magpapakawala sila kaagad ng mga asong ulul. Eh, sino kaya itong malakas na loob na ito? Huwag mo nang uulitin yan, ha? Disko. Pag ikaw. Machampuhan ka, sinasabi ko sa'yo. Machampuhan ka lang dyan. Dapat yan pinipingot eh. Oo, paglalamayan ka pag nagkamalas-malas dyan. Ako. Ay, meron lang. Sige. May ipabati lang. Oh, kasi nag-text si Miss Weng Salvacion kagabi. Mm-hmm. Ayan. Pinapabati niyan si Miss Jocelyn Pendon. Happy 61st birthday po sa inyo, Miss Jocelyn. Ayan, oh, happy birthday po sa inyo. Maligayang panonood din sa Pamilya Basco. Si Mami Nora Castro, si Kuya John Castro at si Leonor Castro Basco. Nanonood sila sa atin ngayon. Salamat sa inyong patuloy na panonood, mga kapuso't pakikinig. Sa Double B. Patuloy ang paglala, Cathy, damage dito sa sektor po ng agrikultura dahil po sa El Nino. Ramdam mo na init, 'di ba? Kita mo naman, Joyce, nanunuot. Pebrero pa lang nanunuot yan. Nanunuot sa laman, sa kalamnan, yung init po, mga kapuso. No? Sabi ng Pag-asa, Joel, yung mararamdaman natin init sa Marso, mas mainit kaysa nung Marso nung nakaraang taon. Kaya nga. Papasok na po ang Marso lalo at papasok na rin po yung Fire Prevention Month. Mm-hmm. Sabi kanina ng Bureau of Fire Protection, ang ating ina-advocate ay fire prevention. Kasi yung fire suppression, mahirap yun. Mahirap nang gawin yun. Pag may sunog, di ba? Tuloy-tuloy na yan. Tapos kulang pa tayo sa mga gamit, sa mga kasangkapan. So, pwedeng ituro po yung fire prevention. Yung mga naninigarilyo dyan, huwag naman kayo basta-basta magtatapon po ng upos. Kasi nakita mo yung nangyari sa Benguet hanggang ngayon. Sa Itogon, hindi pa rin naapula. Baka nga tumulong na Amerika. Kita na nga daw mula sa Baguio yung usok. Nakakarating Diyos na ko, Pakinawang ko, kakaunti na nga lang po yung forest cover natin, masusunog po dahil sa kapabayaan. Tsaka yung electrical fire, laging isa yan sa mga numero unang sanhi. So, yung mga saksakan nyo po, yung inyong mga circuit breaker, dapat po paminsan-minsan pinacheck nyo po yan sa mga elektrisyan. Regular po dapat ang pagpapa-testing po ng inyong mga kuryente. Ho? Nandiyan na po si Connie. Nandiyan na ba si Igan? Hindi ko rin alam kung nandiyan na si Igan. Nandiyan na daw? Nandiyan na si Igan. Alright. One-on-one. Walang personalan. Ako po si Joel Reyesabel. At sa ngalan ni Rowena Salvacion, ako po si Cathy San Gabriel. Magandang umaga sa lahing maharlika, lahing makabayan. Tatak Pinoy. You know, mga kapuso, ang ganda nun. Tatak Pinoy. Ang oras natin, alas 8:59. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Ang amoy sa...